Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap. Magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pag-aisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya. Gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na, malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda nang humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Napapansin ang buhay sa iyong kapaligiran. Marami nang natutupan, palatandaan mula sa banal na kasulatan. Kailan pa ibibigay ang buhay sa nagbigay? Malapit na dumating, ngunit di alam kung kailan darating. Kaya tayo'y maghanda na upang sa langit tayo ay sama-sama. Hindi mo ba sasabihin sa iyong kapwa at mga minamahal, halina at ating salubungin si Jesus na nagbigay buhay ay sa nagbigay.
sama-sama. Kailan pa ibibigay ang buhay sa nagbigay? Malapit na dumating, ngunit di alam kung kailan darating. Sama-sama upang sa langit tayo ay sama-sama. Our Father in Heaven, we thank you, dear Father, for this opportunity na kami muli ay mag-aral ng banal salita. At maghimahimay po, Panginoon, nagaganapan po ng propesya sa huling kapanahon ninyo ito. Isang kagalakan, Panginoon, na kami po ay magsama-sama, magsuri, at magbantay po ng panahon na kung saan po ay nagpapakita at nagbabadya na muli ay malapit na po namin makita ang aming tagapagligtas, walang iba kundi ang aming Jesucristo. Panginoon, itago po ninyo kami sa krus ni Kristo upang mahayag po ang katwiran ng aming Panginoon at hindi po ang aming katwiran. Bigyan po kami, Panginoon, ng karunungan sa iyo sapagkat, Panginoon, ang aming karunungan ay nagmumula lamang sa iyo at hindi nagmumula sa aming sariling pagkaunama. Kaya, Panginoon, kami po ay nagpakumbaba ng aming sarili, lumalapit at humingi, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu na magbibigay sa amin ng karunungan na aming maunawaan mga bagay na bigay po sa amin ng karunungan. At, Panginoon, pagalingin niyo po ang mayroong mga sakit at mga pre-request na kanila po ididulong sa programa nito upang sa ngayon, Panginoon, kami po ay magkaroon po ng kapayapaan, magkaroon po ng pag-asa, at sa kahuli-hulihan, Panginoon, amin din po ang hinihiling at inadalangin na ibuhos na po ang huling ulan upang sa ngayon kami po ay merong malakas sa isigaw po ang tinig ng ikalawa at tatlong anghel. Ito po ang aming dalangin sa gabi ito sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen, amen. Good evening, mga kapatid. Ito po ang programa po ng The Written Truth Ministry Gospel Commission 104 at yun po ng kasama natin, kasangga at kaibigan, ang KB Family Top Fan. Okay, at kami po ay nagagalak sa gabing ito, mga kapatid, upang tayo po ay muli ay mag-aral po ng salita ng Panginoon at magbabantay po ng panahon. Ang inyong pong host sa gabing ito, walang iba kundi si Brother Myton Baladyang. Good morning, good evening, good afternoon sa ating po mga viewers. Saan man kayo po ay ngayon sa oras nito, marahil kayo po ay nasa inyong po mga trabaho, marahil kayo po ay nasa inyong tahanan, o kaya po ay na kayo po ay naglakbay sa mga oras nito. Ang mga oras datnan po ang programang ito ay kami po ay nagbabati na magandang gabi po sa inyo lahat. Isang gagalakan po na tayo po ay muli ay magkita-kita dito po sa programang ito sa magitan po ng FB page broadcast at hindi po ng live sa ating pong YouTube channel. Kung kayo po ay hindi pa po nakapag-subscribe po ng ating YouTube channel, ako po ay nag-iimbita po personally na inyo pong subscribe po ng ating pong YouTube channel para po ay kung nais po ninyo mapanood po ang ating programa sa YouTube ay pwede niyo pong tingnan at inyo pong silipin sapagkat ito din po ay simultaneously live sa mga platform na ito na ginagamit ng Panginoon para po ipahat babatid ang pabalita ng
ikalawa at ikatatlong anghel ng Revelation 14. Okay, at maraming salamat po sa inyo at isang kagalakan mga kapatid na tayo po nakita-kita sa gabing ito. At dahil po ay maganda ating topic, ay atin pong simulan agad upang tayo po ay magkaroon po ng maganda pong usapan o usapin, I mean, sa ating pong pagpahayag sa gabing ito. Okay, at tayo po ay magsimula na po. At dyan po ating ilabas ang ating pong topic sa inyong screen. Ayan. Okay, at inyo po makita sa gabing ito, matig ko. Ang sabi po ay ganito. Pope Francis Laudato Si 2.0. Ayan. Okay, at the second reference to wise in the gospel pertains to the parable of the 10 virgins. Alam po natin mga kapatid ko, ng unang reference po ng wise sa gospel po ay patungkol po sa wise men na ating pinag-aralan po ng Monday. At ngayon naman po ay pag-aralan po natin yung wise na ito po ay masumpungan sa aklat ng Book of Matthew chapter 25. The wise virgins, Matigo. At tayo po ay magpatuloy sa gabing ito sa ating pag-aral. Okay, next. Okay, alam po natin mga kapatid ng second, third angels message, ito po ay masumpungan sa aklat ng Revelation chapter 14 verses 6 to 10. At diyan po sa iskimitig ko, verse 8. Ang wika po ng Revelation chapter 14 verse 8. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. Ang isang bagay, mga mahal, na dapat po natin malaman, bakit po naguho ang Babylonian ito. Itong dakilang syudad dito. Na ito po ay binigyan din po ng kahulugan dito po mismo sa talatang ito na binabanggit sapagkat ang dahilan kung bakit naguho ang Babylon na ito, mga tigko, tandaan po natin, sapagkat pinainom niya ang lahat ng bansa ng alak ng kanyang galit ng pakikiapid. Ulitin po natin para po sa ating po mga Bible students and prophecy students sa gabing ito upang tayo po ay magkaroon po ng spiritual nourishment upang tayo po ay magkaroon ng pag-unawa sa mga bagay po na ito po yung pinahayags ng Diyos sa atin bilang tunay iglesia upang ating pong ipahayag naman ito sa ating mga kapatid sa iba't ibang dako ng mundo na sila po ay magkaroon din po ng pagkaunawa sapagkat ang ayon po sa sulat ng John chapter 10, ito po ay mismo sa tinig ng ating Panginoon, meron pa po siyang tupa na wala pa sa kanyang kawan. Kaya po ay ginagamit ang iba't ibang mga lingkod ng Panginoon sa iba't ibang platform upang sa gayon ibigay po ang mensahe upang kanila pong marinig at kanila pong matanggap ang doktrina ng ito upang sila po ay makasama natin sa langit na bayan. At ito mga kapatid, no, ulitin natin, isang bagay po na makita natin kung bakit naguho ang Babylon sapagkat pinainom niya ang lahat ng bansa ng kanyang doktrina. Sapagkat mga tigko, kung tinan natin, yung wine mga kapatid ay walang iba kundi ang alak. Okay, yung alak o yung alak na yun, ibig sabihin po ay doktrina. Na ipumabasa natin sa aklat po ng Lucas, ang kapitulo po ay 5 at ang mga talata po ay 37 hanggang 39. Na ang ibig sabihin po ng doktrina o yung wine is a doctrine. Ayan po. At kung tingnan natin mga kapatid, no, pastor, no, sa gabing ito, na yung doktrina ay dapat natin, alam sapagkat ng mga kapatid, alam po natin, that great city ay walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Okay, at mga kapatid, no, pamanhin po sapagkat mahal po natin ang mga kapatid natin. Alam po natin, may mga bait po na mga membro po ng Roman Catholic Church. Okay, yung doktrina po nito, latigit po ng doktrina, dala po ng papacy, yan po ay yung wine na binabanggit po ng Revelation 14:17 mga kapatid ko. So, subalit mga kapatid ko, dahil sa pagmamahal natin, kailangan po natin ibigay
yung tamang pagkaunawa upang yung ating mga kapatid na riyan po sa iglesia na yan at gayon din po sa mga evangelicals na sila po ay sumang-ayon at uminom ng alak nito sapagkat nasabi din, ganito mga kapatid, dini, all nations drink, lahat po ng bansa ay uminom. So ano po yung doktrina nito na nais pong ipainom sa lahat ng bansa? Yung pong ating pag-aralan sa gabing ito na dapat po yung isang Bible students ay makita niya yung mga bagay nito upang kanya pong masaksihan at ang pag-aralan at bantayan yung gaganapan ng fulfillment ng prophecy nito. Dahil minsan po ay, pastor, no? Na-overlook natin yung talata nito. Hindi natin dinidiin o binibigyan po ng malalim na pag-aaral kaya hindi natin matukoy kung ganap na ba o nagaganap po mga bagay nito. Okay, at pakinggan natin si Evangelist Glenn Marshall. Yes po, Pastor. Yes, hello, good evening, partner. Elder Maiton at sa iyong pamilya. And happy Teachers po sa Teachers Day sa lahat ng mga guro. Magandang gabi, umaga at tanghali sa lahat ng ating tagapakinig. Napakaganda po ng ating pong programa ngayon. Kaya kahit na medyo pagod tayo, sinikap ko pong makasama at matagal-tagal na hindi tayo nakakasama sa program dahil nakalipat na po tayo, partner, dito sa Nueva Vizcaya, sa May Santa Fe po. Mga kapatid, ano, ang linaw ng sinabi ng ating pong elder kanina patungkol dito po sa Revelation chapter 14 verse 6 to 10. Kung ating ihimay-himay nito, ito yung isang larangan ng pag-aaral na kailangan ng mataimtim na pag-aaral upang hindi natin mailigaw at hindi natin mapasama ang loob ng ating mga kapatid. Minamahal na mga kapatid at mga kaibigan ko, lalo na po ang pananampalataya ng Roma Katolika. Mga kapatid, yan din naman ay pinagmulan kong pananampalataya. Pero ito po ay pagtatama dahil Biblia ang ating basihan upang makita natin kung ano ba ang pakahulugan nito. Ihimay-himay natin at ang buong detalye ay pag-aaralan natin. Dito po mga kapatid ay maraming mga iglesia ang hindi itinuturo ito. Pinangahawakan po ng Adventista del Septimo Dia ang pag-aaral ng matibay na ebidensya patungkol dito. At we are proud to say na dito po sa ating pag-aaral, mas higit nating maipapaunawa ito. Dahil sa buong mundo, minamahal na mga kapatid, itong doktrina, itong alak na ito ay napainom na. Titignan natin halimbawa ang alak na ito. At kapag tinignan niyo po mga kapatid, ito yung nag-gather na ng maraming mga miyembro, mga kapatid at mga kaibigan, na tila baga langog sila. Imagine niyo bakit wine ang ginamit pagdating sa doctrine, dahil yung iba ito yung sinusunod nila at tila baga isang panghikayat at nalalasing ang karamihan. At kapag nalasing ka, mga kapatid at mga kaibigan ko, sa maling doktrina, mali din ang kahihinatnan mo. In a literal and logical explanation, kapag nalango sa alak, sa maling alak na ito, mga kapatid at mga, susuray-suray ang iyong pananampalataya, palikuliko ang iyong daan, babagsak at babagsak ka, minamahal na mga kapatid at mga kaibigan ko. Kaya kailangan ng maingat na pagkaunawa ang atin pong kailangan gawin sa pag-aaral na ito. Or otherwise, mga kapatid at mga kaibigan ko, marami ang masasaktan. Baka isa ka, kapatid, sa mga oras na ito ay matamaan na hindi lamang pala sa alak na aral ng kapapahan, kung hindi yung alak ng sanlibutan, yung pagtitiwala sa mundo, yung pinangahawakan nating buhay, ay lango na rin tayo in an aspect of our life sa atin pong kinalalagyan ngayon. Baka hindi natin alam na kainom na rin tayo ng alak ng sanlibutan, kaya lasing na lasing tayo, akala natin nasa tama pa tayo. It is a warning. Mga kapatid, hindi po ito pananakot katulad ng sinasabi ng iba.
Ito po ang pinagdidiinan natin. Kaya bigyan natin ng pansin. Pag-aralan nating matiwasay ito. At higit sa lahat, hingin natin ang kapangyarihan ng gabay ng banal na Espiritu. Hindi po sa sarili naming talino, hindi po sa sarili naming lakas at pangunawa, kung hindi sa pangunawang ibinibigay mismo ng banal na kasulatan upang mabigyan natin ng tugon ang panawagan ng pagdadala ng mensahe ng katotohanan. Inyo po kaming samahan, mga kapatid, sa pag-aaral na ito. Balik sa iyo, partner. Okay, maraming salamat, Pastor. Okay, at tuloy po tayo matigo. Ayan, at lakihan po natin para po ay walang sabit yung ating pong slide. Okay, at buong buo po niyo makita, mga kapatid ko. Okay, Genesis King, mga kapatid ko, ano po? Okay, tuloy po tayo. Okay, alam po natin, ang doktrina po ay is wine. Okay, at tingnan po natin, mga kapatid ko. No? There is an encyclical. Encyclical, ayan po. At tingnan po ng ibig sabihin po ng encyclical. Ito pong encyclical, ito po ay pastor letter, Pastor Glenn, no? Ng kapapahan. Okay, at itong encyclical letter nito, it is intended, supposed to be sa Roman Catholic Church. Okay, ano po yung nilaman po ng encyclical nito? Okay, according to this study, dyan po sa screen, ito pong sources natin na ibinigay po sa atin ng Bing. Okay, ang ibig sabihin po ng encyclical is a pastor letter written the Pope by the Pope for the whole Roman Catholic Church on matters of doctrine. Okay, ulitin po natin. The encyclical is a doctrine, morals, or discipline. So, encyclical letters generally address matters of faith or morals. Okay, na-highlights po natin yung mga important words. Kindly please, screenshot. At inyo pong isulat sa inyo po mga talaan, yung mga bagay nito upang maunawaan po natin, matigo. Okay, ulitin ko po. Sapagkat ito po ay prophecy, okay, at ito din po ay pag-aral po upang tayo po magkaroon ng pagkaunawa, alignment sa Revelation 14. Okay, ito pong encyclical, ito po ay doktrina, okay, ng kapapahan na ito po ay kanyang in-address para po sa buong Iglesia po ng Roman Catholic Church. Na makinalaman po matters on doctrine, doktrina, moralidad. Okay, now, so ibig sabihin, itong encyclical letter, it is a doctrine, in short. Okay, saan po natin makita? Diyan po sa source, sa inyong mga inyo pong babang simatigo. Kaya po nalagyan natin para inyo po mapakita sa ating mga kapatid, kaibigan, na ito po ay isang doktrina. Yan po ay kanila pong mga sulat. Okay, hindi po galing sa atin po yan at galing din po sa iba't ibang sources katulad po ng Britannica. Okay? Now, yung Laudato po or Laudato Si, it is encyclical. Okay, ulitin po natin. Laudato Si on Care for a Common Home, ito po ay sinulat ni Pope Francis dahil po sa climate change, ito po ay isang encyclical letter. Okay? Ating pong pag-aralan sa gabing ito, mga kapatid ko. Ito ba din ay ibinigay sa iba pong mga institution upang kanila po din tanggapin ito pong encyclical letter in the name of climate change? Yan pong ating pag-aralan ngayon, mga kapatid ko. Sapagkat ang sabi po ng Revelation 14, all nation drink. Okay, lahat po ng bansa ay iinom. So, titingnan po natin, himay-himay natin ngayon sa gabing ito kung ito nga po ba ay ibinigay at tinanggap ng iba't iba pong mga iglesia. Kaya sabi ni Pastor Glenn kanina na ating pong evangelist na kung saan po ang alak nito kapag ininom po ay ibig sabihin po ay internalized at ginagawa po. Nag-effect po sa katawan ng kanyang ininom. Ibig sabihin po pinapractice yung doktrina nito, yung alak nito, mga kapatid ko. Tuloy po tayo sa ating pag-aral. Okay, dyan po sa inyong screen. Okay, ito po ay galing sa the University of Scranton, a Jesuit University. Okay, ito po ay universidad po ng mga Jesuit. Okay, ang sabi po ganito. Laudato Si addresses the key themes regarding stewardship of God's creation. This encyclical, okay, takes its name from Saint Francis of Assisi. Canticles of the Creatures.
Okay, ito po ah. Okay, connected yung Laudato Si sa Canticle of the Creatures which depicts creation as a sister with whom we share our life and a beautiful mother open her arms to embrace us. Who is this Canticle of the Creatures which depicts creation as a sister? Okay, binabanggit po dito. Which Pope Francis declares, this sister now cries out to us because of the harm we have inflicted on her. Okay, sino po itong Canticle o ano po itong Canticle of the Creatures na tinatawag din po na as a sister? Okay, next matig ko dyan sa screen. Okay, hinanap po natin. Ito po ay galing din po sa mga Roman Catholic Church website, the Franciscan Priors. Ano po yung the Canticle of the Creatures? Ang Canticle po of the Creatures ay ito po ay ganito. The Canticle of the Creatures, St. Francis of Assisi refers to the earth as Mother Earth or Sister Earth. Kung inyo pong tanungin mga batid ko, bakit ang pangalan ni Pope Francis ay kanya pong pinili po na Francis as a Pope? Dahil po siya po ay, ang tawag ito na, ano mo tawag ng paso? Isa po ay hindi na-bless eh. Yung Franciscan po kasi siya. Yes, Franciscan. At the same time parang sa seminary ng St. Francis of Assisi, Franciscan siya. Ako po ay Somascan. Somascan Fathers. Tapos yung iba ay St. Paul at saka Dominican. May iba't iba pong kategori. St. Paul. Si Pope Francis po ay Franciscan po siya sa dorm sa ano siya ng St. Francis of Assisi Seminary. Doon po siya na member. Kaya kinuha niya rin ang pangalan po ni Francis. Yes. Okay. At the same time din po ang si Francis of Assisi po ay ang kanya pong interest din po ay kanya pong concern is about the Mother Earth. Okay? At dito mga patid sa screen po, ano? Thank you so much, Pastor Glenn. Now, dito sa screen, yung Canticle of the Creatures, ni-refer po ito sa mundo natin. At ang mundo nito, ang sabi nila is a Mother Earth or Sister Earth. Okay? Ibig sabihin po, ang titukoy po ng Canticle of the Creatures ay walang iba kundi yung mundo na ito. Okay, bakit po natin tinigaralan yung matig ko? Okay, in Greek matig ko, ay may tawag po the Greek Mother Earth. Okay, balikan po natin, okay? Canticle of the Creatures refers to the Earth as a Mother Earth. Okay, there is a Greek mythology. Ang isa pong Greek mythology, ang sa Greek po ang pangalan po ng Mother Earth is Gaia. Okay, the Mother Earth. Okay, counterpart po ng Roman Empire. In Greek mythology, Gaia is the personification of the earth and one of the great primordial deities. She is also known as Gaia and is often depicted as a goddess who represents the earth. Now, who is the Mother Earth or Canticle of the Creatures is no other than the Goddess Earth. Okay? So, that is in Greek mythology. Remember, matig ko, bakit po nakikita natin in the book of Daniel 7, which is yung four beasts, represent kingdoms, katulad po ng lion, represent who? Babylon. Ito pong leopard, which is four heads, represent Greece, okay, divided kingdom into four fragments. Okay, yung bear, it is a represent ng Medes Persia Empire. Okay, yung dragon, which is at the back of those three beasts, represent Rome. Okay, yung pong horn is dividing kingdoms of Rome. Yan po, 10 kings, dividing kingdoms. Okay, pansin po natin yung Revelation 13, especially verse 1. Kung ating pansin matig ko, bakit po
ito pong beast nito ay nandoon po lahat ng figure ng beast ng Daniel 7. Nag-combine. Ayun po ang question matig ko para po sa ating Bible student. Bakit po nag-combine? Ibig sabihin, ito pong pagan tradition or pagan practice na adapt ng Roman Empire, okay? At ang dragon nito, lahat po ng practice, ni-adapt po niya. At pinapractice po yung pagan tradition ng Babylon, yung lion, ng Greece, ng Greeks, ng Medes Persia, and the Roman Empire. Kaya po, itong beast nito represent the pagan tradition or worship na idadap po ng dragon nito. That is written in the book of Revelation 13. Kaya po, yan pong video na ibig sabihin po niyan, the kings of the earth, okay, in nowadays, represent kings na sila po ay nag-practice ng pagan principles and worship and tradition. Okay, nakuha po natin matig ko. Now, let us move forward. Ngayon mga patig ko, at nasabi po ng Revelation 14 verse 8, iniinom po ng lahat ng bansa. The question is, sa gabing ito matig ko, kung yung pong Laudato Si ay inintroduce po ba sa mga world leaders? Okay, the question is, tinanong po natin yung Bing. Laudato Si is introduced to the COP26 and world leaders to combat climate change and common good? Okay, ito sagot po ni Bing. Ang reference mo sagot ni Bing, dyan po sa ibaba ng inyo pong screen mga kapatid ko. Para po ay magiging, ito po ay truth yung ating pagpahayag sa gabing ito. Ang sagot po ni Bing, yes, ganito. Ito po yung EI. At dyan po ang reference matig ko. Yes, the Laudato Si movement, formerly known as the Global Catholic Climate Movement, is present at the UN COP26 Climate Change Conference in Glasgow, in London, Scotland, London. And sino po ang nag-represent po ng Laudato Si movement na walang iba kundi si Landlyn MoMA, the Director of Advocacy of the Laudato Si movement, calls on world leaders at the conference to embrace an integrated approach as they explore paths to stem the impact of the climate crisis. So, ibig sabihin, kanila pong introduce at kanila pong ibinahagi ang sulat po ni Pope Francis na encyclical letter Laudato Si upang maging guide at magiging baga po ay isang yun nga, guide ng patid ko to combat this climate crisis. Okay na, tuloy po tayo matid ko. This is screen. Tanungin po natin matid ko yung Rome Reports. Para po ay tayo po ay magkaroon po ng tatawag natin na alignment sa ating pag-aaral nito. Ang sabi po ng Rome Reports matid ko, tingnan po natin kung na-introduce nga po at in-adapt po ng iba't ibang bansa. Okay, this is screen mga patid ko. To prove the fulfillment of Revelation chapter 14 verse 8. Ranking of countries most compliant with Laudato Si ecological program. Ano pong sabi? Niranking daw po nila yung mga bansa na most compliant. Ibig sabihin, ina-adapt mga kapatid ko itong encyclical letter for ecological program. Okay, what do you mean by the mighty ecological program? Yes, of course, in relation to climate change. Ito po ay ibinigay po ng Rome Reports. Okay, the Catholic University of Costa Rica has announced the results of a groundbreaking investigation. The institution has measured which countries comply with the ecological program proposed by Pope Francis in his Laudato Si encyclical. Okay, medyo lumilinaw na po mga kapatid ko. Okay, mamaya po ay magiging mas malinaw pa ito mga kapatid ko. Ito po ay pinangunahan
ni Fernando Sanchez na siya po ay isang dean po ng Catholic University of Costa Rica. Blue words, yun po sa iskin mga tig ko. To design these indicators, living conditions were studied in 127 nations. Okay, ilan pong bansa mga pati tayo sa buong mundo? Okay, binabanggit po dito ay makita po natin ay almost hold all the nations of the world na kanina pong pinag-aralan kung ito pong Laudato Si ay nakita sa kanila pong bansa in 127 nations representing 93% of the world population. Results show that more than half of the population lives in conditions of risk and instability. Okay, ito po yung result mga patid ko niyo sa screen. According to this research, the most compliant country is who? Finland, which scored an 87.5%. Following are New Zealand, Australia, Sweden, and Canada. One of two American countries within the top 20 together with Costa Rica. Okay, next matig ko. Tingnan po natin. Jensen screen. The goal of this investigation is to monitor nations' environmental and social development to caution the relevant institutions, whether public or not. In addition, the observatory aims to be a concrete action to help achieve what Pope Francis proposes in his encyclical, The Doctrine, The Common Good, and Care for the Common Home. Diyan po sa inyong schematic code, which is, and diyan po sa inyo ding screen ngayon, makita po ninyo, yung pong link na saan po natin nakita ito. You can download or you can find it in the internet kung ito po ay reliable source, mga kapatid ko. Okay, they found out, okay, they categorized top 20 countries na sila po ay nag-adapt nga ba? Okay, ano pong prosyento na kanila pong pinapractice o in-adapt na po sa ilang bansa? Yung Laudato Si. Okay, dyan sa screen. Okay, paki-screenshot po at inyo po makita if what country you are right now and that is from the ko ay totoo nga. Natulad po sa Norway, sa Sweden. Ay meron tayong mga kapatid na bakit ba dalma ito sa amin Sweden, napapractice na nakikita na po namin yung personal cabin allowance at yung advertisement po ng government regarding po sa carbon value ng lahat ng aming binibili. Because Sweden is number 4. Okay, bakit ang Denmark matig ko ay sila po ay nagpa-practice na rin po or nag-implement po ang government regarding with WEF program. For example po ay kinuha nila po yung 300,000 land. Okay, bakit po? To combat climate change. At hindi po yung baka po ay i-reduce nila. Diyan po sa Denmark. Bakit? Because they are number 6. So diyan mga kapatid makita natin, yan po mga bansa na yan, halos po Europe yan. Okay, nandiyan po ang Canada. Kaya yung COVID-19 matig ko, ay hindi po napahuli ang Canada. Dahil po sila po ay sumusunod po sa payo po ng Vatican. Okay. Ngayon mga patig ko sa gabing ito, nakikita natin ngayon na ito po ay pinapractice, iniinom, pinatanggap yung doktrina nito na sila mismo ang nagbigay ng informasyon sa atin upang makita natin yung light of the prophecy. Kaya nakita natin ngayon mga kapatid ko, yung mga kaganapan ng mga kalimidad ay tumitindi. Kaya paso, no, nangyari ngayon sa araw nito, pumasok po yung, I don't know if it is already reached signal number 5 typhoon na pumasok po sa Taiwan today. Early in the morning, na kung hindi ako nagkakamali matigo, ay meron pong
limang mga super typhoon na dumaan po sa ating pong ating bansa. Sa ating zone, mga kapatid ko. Na noon ay hindi natin naranasan sa ating pong nakaraan na mga panahon. Pero ngayon ay nakita natin, kanina po ay nagkaroon ng malakas na lindol dyan po sa may bahagi po ng east ng Japan. At nag-trigger po ng tsunami. Sapagkat ng lindol po ay umabot po ng 6.5 magnitude. Sa dagat po yun na nangyari, mga kapatid. So bakit po lumalala, mga kapatid ko? Because right now, makita natin that the whole world is slowly and rapidly accepting this wine. Okay, yes, Pastor Glenn. Yes, partner, no? Gusto kong idiin lamang ito. Ayaw kong palampasin yung pagkakata. Yung Laudato Si, mga kapatid, yung encyclical letter, gusto kong mas bigyan natin ng diin. Ayon sa the sacraments, it is a doctrine. Later on, magiging doctrine siya na pwedeng i-adapt ng succession ng papal succession. The concept that Jesus gave authority to Peter, which has been passed through the centuries to the Pope as the head or foundation of the church. The sacraments, the concept that God dispensed grace to the sacraments of baptism, confirmation, confession, holy communion, marriage, holy orders, Laudato Si, or encyclical letters, or extreme junction, become a doctrine of the Catholic. Mga kapatid, napakalinaw po. Hindi ko ma-screenshot ko, isend ko na lang sa GC natin para mas maunawaan niyo po. Ma-adapted siya. Kaya itong pinag-aaralan natin, pang buong mundo as a wine. Katulad dun sa pambungad natin sa Revelation chapter 14, chapter 16, mga kapatid. Kaya ito ay isang bagay na napakalinaw na dapat nating makita. Na yung encyclical letter, hindi lamang po siya nakabase sa religion, kung hindi ginagalaw na niya ngayon ang buong mundo. Hindi lang sila nakapokus sa doctrine nila as ay Catholic, kung hindi yung buong system sa buong mundo, gusto nila ito, na actually hindi nila gusto, na ipasok na nila ito, na adapt na ito ng World Economic Forum, ng lahat ng association, ng buong mundo, na kaya po ito yung pinupush, ito yung pinoproclaim na common good para magawa natin. Pero kapag tinignan natin yung system galing sa papacy, na maa-adapt ng buong mundo yung encyclical letter na ito para po masunod yung isang batas at inuumpisahan, dahil ang klema, ang kalamidad, ang mga sitwasyong nangyayari sa buong mundo, ang pinakamabilis at pinakamadali na gamitin na modem or medium para ma-attract or ma-encourage yung bawat world leader, mga kapatid at mga kaibigan ko, para maipush yung kanilang ninanay. Just an additional information. Balik sa iyo, partner. Okay, paso, napalino po, no? Maraming salamat po. At yun po ay mismo po saklat po ng mga kapatid natin, mga Roman Catholic Church. At alam po natin, si Evangelist po ay nag-seminaryan po yan. Okay, at kaya po meron siyang hawak na article. Okay, at maraming salamat po. Yan po ay nagdiin po, mga kapatid ko, sa ating pag-aaral sa gabing ito, matid ko. Okay, at wala pong ibang doktrina na papasok ngayon, tiyatanggap, na embrace sa panahon natin ngayon, kundi ito pong tiyatago po ng climate change, yung Laudato Si. Okay, na at tuloy po tayo sa ating pag-aaral. At nagiging malinaw po. At naging malinaw habang po tayo po ay umuusad sa ating pong pag-aaral sa gabing ito. At pakinggan po natin video na ito, mga kapatid ko. The Catholic University of Costa Rica has announced the results of a groundbreaking investigation. The institution has measured which countries comply with the ecological program proposed by Pope Francis in his Laudato Si encyclical. El gran objetivo es
The main goal is for this, which is a sort of holy boldness, to take the Pope's encyclical and create an index to see if the support expressed for Pope Francis at the time is reflected in the politics of countries. To design these indicators, living conditions were studied in 127 nations, representing 93% of the world population. Results show that more than half of the population lives in conditions of risk and instability. Based on the statistics, the university has compiled a ranking. The most compliant country is Finland, which scored an 87.5%. Following are New Zealand, Australia, Sweden, and Canada, one of two American countries within the top 20, together with Costa Rica. The goal of this investigation is to monitor nations' environmental and social development to caution the relevant institutions, whether public or not. In addition, the observatory aims to be a concrete action to help achieve what Pope Francis proposes in his encyclical, the common good and care for the common home. So mga kapatid, no? Nakita natin na maraming bansa na pala po ay in-adopt ito pong Laudato Si, okay, yung doctrine na encyclical. So mga kapatid, makita natin sa lugar nito, mabilis din po ang pag-implement po na magnalaman po sa climate change agenda. At the same time, ay makita natin yung progress po ng sandilo sa lugar nito kapag nauna po ang US. Okay, at atin pong tinitingnan, atin binabantayan po ang US sapagkat the prophecy according to Revelation 13, the earth beast ay walang imba kundi ang United States of America. So sa mga katuwid, makita natin yung progress magiging mabilis sapagkat ang mga bansa po ay nag-adapt na. Okay, for example, ang Pilipinas, mga kapatid ko, kung tanungin natin, Brother Mike, itong Pilipinas ba ay nag-adapt? Yes. Ano po yung ahensya ng government nag-adapt po ng programa po ng Laudato Si? Ay walang ibang matid ko yung CCC. Okay, wag natin po ICC. Okay. Joke na matid ko. CCC, Climate Change Commission. Okay, yan po ang ahensya ng government. Under po yan ng kabinete ng ating presidente na nagsimula po kay President Duterte, yung CCC or Climate Change Commission, na siya po ang napangalaga at na nag-implement, nag-adapt po ng Laudato Si in the practice. Kaya mga matid, no, makita natin sa mga news ay very active po yung mga kapatid natin Roman Catholic Church because this is the doctrine na ito po ay nakita natin ini-adapt din po ng mga iba't ibang bansa. Okay, tuloy po tayo matid ko sa ating pag-aral. Okay, the Laudato Si movement is a global Catholic movement that aims to inspire and mobilize the Catholic community to care for our common home and achieve climate and ecological justice. Okay, ito po yung karami matid ko. You can screenshot para po niyo makita o review mga kapatid. Masahin niyo po yung buong article na yan. Makita natin na kung saan po ay marami po lang sumusuporta. Okay, Pastor, yes ba? Yan ko lang mga kapatid, ano, additional information. Yung CCC o yung Climate Change Commission, ang gumaganap po ay ang NDRRMC, National Risk Reduction and Disaster Management Council. Sila po ang nagpupus lahat ng mga apektado ng mga bagyo, ng calamity o anumang nangyayari sa buong bansa about climate. Kaya sila po yung nagpo-program at napupus nila. Kung papansin nyo, kung nakaka-attend po kayo ng mga seminar ng NDRRMO, yung mga municipal office naman nila, ay pinupus po nila yung kung ano yung about sa Climate Change Commission, mga kapatid at mga kaibigan. Try nyo din pong mag-take ng info sa mga municipal ninyo, makikita ninyo yun, at nagpo-post din po yung NDRRMC sa kanila pong mga office of what is CCC, yung Climate Change Commission, dahil doon po sila nag-a-adapt ng kanilang programa para maipus po yung climate change na pinupus po ng Laudato Si ni Pope Francis. Okay, thank you, Pastor. Okay, yan po malinaw ha. Lumilinaw at lumilinaw po ang ating pong pag-aaral sa gabing ito. Okay, isang sample matigo sa gabing ito, ano po?
itong Fiji country. Okay, Fiji Catholic State Laudato Si' to Heart. Okay, lumuhod pa po yung kanila pong minister. Okay, diyan po sa screen. Na kung saan po ay Colombian Missionaries Networking with Others to Implement Principles of the Encyclical Combat Climate Change. Okay, at lumilinaw at lumilinaw mga kapatid ko. Okay, lumuluhod. Okay. Submission, mga kapatid ko. Next. Okay, ito po sabi. Okay, in relation po doon sa may Fiji. Oceania, a movement to apply Laudato Si' to the context of the Fiji Islands. Okay, while ago, hindi pa po nakita natin yung Fiji. But this time natin ko, ay naisulat po ng Vatican News that Fiji wanted to apply the Laudato Si' doctrine to their country. Okay, James Hinsmantig ko. Ano po, sa baba matig ko, under the motto, a better future is in our hands. Why? Action to apply the encyclical Laudato Si' to the context of Fiji. Okay, now. Yes, there's another one. Okay, Oceania, Fiji. A movement to apply Laudato Si' to the context of Fiji. Initiative of the Missionaries of St. Columbian. Okay, now, next. Laudato Si'. Pope Francis says he is writing a new document on the environment. Okay, gagawa po siya. At ngayon mga tigkon, today, kahapon, okay, ay na-release po yung Laudato Si' or Laudato Deum. Part 2 po ng Laudato Si'. At pinag-aralan pa natin mga tigkon yung content na yon. But somehow, nabasa po niyo lingkod, briefly, yung po ay pagpupush po sapagkat it is urgent at yung imminent po ng magiging disaster po in the future ay naramdaman ng yun. So there is an urgent action calling from the Vatican that the whole earth should unite now para po ay hindi po maging pinsala ang kalibidad sa mundo ito. So ano po nakita natin? Bakit sumulat po si Pope Francis kay ng Laudato Si' 2.0? Okay, later on you will see why. Because this is one of the reason. I am writing a second part to Laudato Si' to update it on current problems. So, kung ano po yung present truth ngayon, sisulat niya ngayon. That is why matig ko tayo pong Seventh-day Adventist. We are also proclaiming the current present truth upang tayo po ay magpahayag ng katotohanan sa buong mundo so that other people, yung kawan na Panginoon, wala pa sa kanyang kawan, ang tupa ng Panginoon ay tatawagin natin pumasok, tanggapin po si Kristo ng kanilang tagapligtas at ihag natin yung man of sin na binabanggit po ng 2 Thessalonians chapter 2. Okay, next, matignan si screen. Okay, for this reason, he told them, I appreciate your insistence. The rule of law should no longer be subject to the slightest exceptions, including in times of crisis. So, wala pong exception. So, dito po matid ko sa Laudato Si' 2.0, ay na-encourage po ni Pope Francis na wala pong exception. Everybody should involve. Everybody should in. The rule of law, binabanggit po sa underlined words po dyan sa screen, at sa bandang ibaba po yung red words, binabanggit po, which admits of no exception. Ibig sabihin po, lahat po ng tao ay dapat po sumunod sa panukala po ng buong mundo, sa panguna po ng Vatican, to combat climate change. Gamit po ang Laudato Si'. Ulitin ko po. Paggamit po ng Laudato Si' to combat climate change, ay lahat po dapat, there is no exception. Yes, Pastor Glenn. Matindi-tindi dito, partner. Yung sinend mo na yan, kung titingnan ninyo, mga kapatid, ha, yung dignity. Okay, pagka pinatatamaan, alam ninyo ang tao, pag tinamaan yung dignidad, kahit na medyo lihis, pagka nakakarami na, ay madali po palang sumasama. Ayon sa pag-aaral, kapag ka inatake yung human dignity natin, dahil yung pride natin, ay minsan kapag iisa ka na, ay medyo lulunukin mo yung dignidad mo, lulunukin mo yung pride. Kasi join na lang ako, ay nag-iisa lang. Dito po tayo masusubukan kung paano tayo makokomprehend at kung paano natin makokompromise ang ating pananampalataya. Kapag hindi po tayo
nagtatapat sa ating Panginoon. Tanungin po natin yung ating dignidad, mga kapatid at mga kaibigan ko, kung paano natin ito. Dahil, sabi mismo, no exemption. You are not exempted kahit na sabi mo, oy, Adventist ako, Sabbath keeper ako, dapat ay meron kaming freedom of religion. Mawawala po lahat yan, mga kapatid. Dito malalaman natin yung kung paano tayo maninindigan yung usapang dignidad, no, which admits of no exemption. Wala mong exempted. Baka po bumagsak yung dignidad natin pagdating ng panahon ito. Medyo kapakapain po natin yung ating sarili, mga kapatid, ha? At gising-gising tayo. Baka po ngayon pa lamang nakukompromiso na tayo. Paano pa kaya sa huling panahon? Balik sa iyo, partner. Okay, thank you, Pastor Glenn. Okay, at lumilinaw matid ko, no? Malinaw po ba? Okay, please say amen kapag malinaw po sa ating pong pagpahayag sa gabi ito matid ko. YouTube and Facebook Live, okay? Please tell us kung malinaw po ang ating pag-aaral sa gabi ito matid ko. Say amen matid ko, ano po? Okay, at meron tayong pong 18 viewers dito po sa YouTube. Praise God! Okay, at marami po ang nakikinig at nagbabantay at nag-aaral po ng Spirit of Prophecy sa gabi ito, Pastor. Okay, now, let us continue, matid ko. Thank God sa inyong mga patid ko for responding our call. Okay, sa gabi ito. Let us continue, matid ko. Okay, Pope Francis says, Laudato Si 2.0 will be released October 4, which is yesterday. Kaya pwede niyo pong buksan na po yan, basahin, matid ko. Hanapin lamang po ninyo sa internet, sa Google. Okay, sa website po ng Vatican. Okay, at under po yun ng Vatican City, Matigo. Okay, now, let us forward. Pope Francis to release second Laudato Si on October 4. Okay, next. Ito po yung dahilan, Matigo. Okay, we could say, Matigo, the reason behind kung bakit po ay sumulat po si Pope Francis ng 2.0. Because according to this article na binanggit po ng Vatican News, mga patid ko, describes the Holy See's accession. Ni-underline natin po para po ay inyo po makita na malinaw. To the Climate Convention and the Paris Agreement. Okay? Ano po ibig sabihin po ng accession? At inulit po dyan sa inyo screen yung blue words. The instrument with which the Holy See in the name and on behalf of Vatican City-State accesses to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Ibig sabihin, na-accession na po siya or accesses. Tanungin po natin matigko yung salitang accession or accesses. Ang ibig sabihin po nito, ayon po kay Sister Merriam-Webster, ang accession po, ang ibig sabihin po nito ay na-attain niya po or na-acquisition niya yung kanyang position or rank or power. Typically, that of monarch or president. Ibig sabihin, Pastor, the healing of the wound almost healed na, mga kapatid ko. Tinatanggap na yung kanyang doktrina. We are almost there, matid ko. The point of healing, matid ko, makita natin ang full healing ng papacy, yung kanyang sistema, kapag na-implement na po yung Sunday law. We are almost there, mga kapatid ko. Yes, Pastor. Yes, partner, ano, napakalino naman yan. Kaya dito, lalo akong namumove pagka pinag-uusapan yung mga writings ni Mrs. White. Kaya pag may panahon ako, ay talagang nagbabasa ako. Mga kapatid, ano, dito, wala naman tayong kontra doon sa pamamaraan nila. Actually, sinasabi nga po natin dito, kahit noon pa man, partner, sinasabi natin, maganda yung climate change, maganda yung hangarin nila. Kasi gusto nilang manumbalik. Sabihin niyo po sa akin, sino bang hindi nagre-reklamo ngayon sa sitwasyong dahil sa kalamidad, dahil sa pag-iba-iba ng klima sa ating panahon, sa ating bansa. Kahit dito na lang sa Pilipinas, kahit na panahon na ng tag-ulan ay napakainit pa rin ang panahon. At sasabihin, marami, kahit saang lugar ako makarating dahil naglilibot naman po ako sa diyan, marami yung nagre-reklamong iba na talaga yung panahon ngayon. And ito yung ginamit na medium ng papasi para po mas mag-gather. Mga kapatid, hindi tayo against
maganda yung kanilang pinoprocess para nga sa common good eh. Pero baka maligaw tayo, mga kapatid, sa ganda ng kanilang pinupus, sa ganda ng kanilang programa at may pondo pa, ito yung pinaka the best dyan eh, may pondo pa para maipus ito, ay baka madaya tayo. Baka nakakalimutan natin ang banal na kasulatan ay nagpapahayag hindi para i-restore ang mundong ito. Ang kailangan ma-restore yung pagkatao natin, to restore the lost image of God, not this earth, dahil itong earth na ito, itong mundong ito, traveler lang tayo mga kapatid, wawasakin ito dahil pasama ng pasama. Samantalang ang kanilang hangarin ay gusto nila itong ma-restore, pero hindi po ito kakayanin. Kaya kung titingnan natin mga kapatid at mga kaibigan ko, salungat sa pamamaraan ng Biblia na ito ay wawasakin samantalang sila gusto nilang i-restore. May budget pa, may pondo pa. Kaya marami talaga yung umanib. Marami yung yumakap. Kaya kung maalala nyo yung kanilang meeting noong 2020, mga kapatid, na maging Taoism, Buddhism, Hinduism, Confucianism, lahat ng isim-isim, na connect silang lahat for the very first time. Ayon sa history, that is the very first time, dahil ang kanyang dinala ay climate change. Dahil nararanasan ng buong mundo ang iba't ibang pagbabago ng panahon. And this is the way na gusto niyang ma-unite ang lahat. Ang ganda mga kapatid, sa totoo lang, kapag pinag-aralan ninyo, you will be amazed yung planning, yung suggestion, yung trajectory. Ang ganda talaga at may pondo pa, kaya talagang may pupus. Pero warning mga kapatid ko, baka nire-restore ang mundo, pero yung ating pagkatao hindi pa rin nare-restore. Abay, baka tayo ang mag-iba, gumanda ang mundo, dahil bababa ang bagong langit at bagong lupa, pero wasak ang ating pagkatao. Kaya dito pinupus sa ating programa, yung restoration ay yung ating pananampalataya, yung ating sarili, yung ating pagkatao, dahil ito lang ang dadalhin natin sa langit. Itong lupang ito wawasakin. It is prophesied in the Bible, mga kapatid ko, hindi po ito i-restore dahil merong bagong langit at bagong lupang nakanda sa mga magtatapat. Mga kapatid, balik sa iyo, partner. Okay, maraming salamat, Pastor. Okay, Genesis Kimatid ko, ano po? At bigyan ko po din ng isa pong insight. Okay, before that. Laudato si 1.0. Laudato si 2.0. Basahin po ninyo cover to cover. Wala po kayong mababasa. Inahanda po. Mga kapatid, mga kaibigan ko, mga kapatid natin, evangelicals, na umani po sa Laudato Si action na ito. At ng mga kapatid natin na sa Roman Catholic Church, basahin po ninyo cover to cover, wala po kayong makita matig ko that Jesus is coming soon. Wala kayong makita matig ko na i-restore nito ang mundo nito ng ating Panginoon in His own image. Wala po kayong mabasa matig ko. That is the reality. Wake up, people of God. God is calling our attention. Kaya pong programa ito matig ko ay nakatutok po sa signs of the times. Sibigay natin ang pabalita that Jesus is coming soon. Wala po kayong mabasa matig ko. I tried that many times. Yung Laudato Si na ito matig ko, wala ka makita matig ko na muling darating si Jesus at mayroon pong new earth, new heaven. Wala pong ganun. But they believe, mga kapatid ko, but they believe by unity, okay, magkaisa matig ko, marirestore ang mundo nito. That is, nasabi ni Pasugling kanina, ay taliwas matig ko, in different way, yung katuruan nito matig ko. That is the doctrine of Babylon matig ko. That is why Babylon is fallen. Dahil po pinunom niya ng alak na kagalitan ng ating Panginoon. Wake up, people of God. We are in these last days. Kami po ay sumisigaw matig ko upang tayo lahat ay magkaroon ng pag-asa at marami sa ating mga kapatid in and out na maging handa sa panahon nito sapagkat Jesus is really near. Okay, tuloy po tayo mga kapatid ko sa ating pag-aaral. Okay, Jesus screen, ituloy po natin ang ating pag-aaral.
Kaya po, si Pope Francis po ay nagtalaga po o nagkaroon po ng prokala ng 7-year action plan platform. Because they believe that they can still heal this earth. Yan po ang katotohanan ng matig ko. 7-year plan, which is mag-expire po 2028. At alam po natin, ng Laudato Si number 237, it's about Sunday worship by law. At alam po natin, mga kapatid ko, in the book of Great Controversy, please memorize that, matigo, Great Controversy, page 590, paragraph 1, which talk about calamities, ay siya po ang mag-drive upang ipatupad ang Sunday law sa huling kapanahunan. Okay, at naghanguli ang aking pong screen, mga kapatid ko. Okay, at before we proceed, at tingin po natin ng panalangin. Pastor, can you pray for our viewers before we restart our PowerPoint para po ay idalangin natin ang ating mga viewers sa gabi ito. Pastor, please pray. Let's pray tayo, mga kapatid. Minamahal po naming Diyos, Amang Banal. Kayo po ang nasa kabanal-banalang luklukan ng kalangitan. Nararapat na kilalanin namin sa pinakamataas na aspeto ng pagkilala, ng pagpuri, ng pananambahan at pagdakila. Tanging ikaw ang may karapatan nito, minamahal na Diyos, at wala sino man sa amin, sino man sa iyong nilalang ang may karapatan na ito. Kaya buong-buo namin itong ibinibigay sa iyo, minamahal na Diyos. Habang kinikilala namin ang aming mga sarili na mga makasalanan, na maraming pagkukulang, maraming pagkakamali sa aming buhay. Patawad po, Panginoon. Patawad sa mga bagay na ito. Kami po ay nasa kalagitnaan ng aming pag-aaral. Mga pag-aaral na nagmumula ng iba yung karunungan sa amin upang lalo naming mapatatag ang aming pananampalataya, hindi sa sarili naming kakayanan. Kung hindi, dahil umaasa lamang po kami, minamahal na Diyos, sa iyong katakilaan, sa iyong kapangyarihan, at higit sa lahat, sa pangunguna po ng Banal na Espiritu. Yes. Panginoon, gabayan niyo po kami, ang aming mga labi, ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang madalang malinaw ang mensahe po ito ng paghahanda para sa bawat isa sa amin. Gabayan niyo po ang aming mga kapatid na nakikinig sa mga oras na ito upang sa ganoon maging inspirasyon ito at lalong magliwanag po sa kanila, Panginoon. Kung meron silang katanungan na hindi namin kayang sagutin, minamahal na Diyos, kami umaasa sa iyong kapangyarihan at kadakilaan na kayo ang makakasagot sa mga katanungan upang mawala, mawaksi ang anumang pag-aalinlangan at pagdududa sa aming mga minamahal na mga kapatid. Dakilang Diyos, Pakiusap, Panginoon. Lalo na mga gadget na ginagamit po namin, ang aming connection, upang maging malinaw po ang mensahe nito. Tulungan niyo po kami. Samahan niyo po kami, minamahal na Diyos. Umaasa po kami at nananampalataya ng iyong pagtugon, mabilis ang pagtugon sa amin pong pakiusap, sa amin pong panalangin. Dahil ito po ang aming inihiling sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Sige, Pastor, kayo muna po magsalita habang akin pong nandang ating slide. Dito, mga kapatid, tama yung tinutumbok ng ating pong pag-aaral. Kung inyo pong titignan, kung inyong pagmamasdan, lalo na next week, mangyayari na po yung ating Hope Impact na pagdidistribute na Great Controversy. It is an additional promotion. Baka hindi pa po kayo naka-ready, mga kapatid. Alam niyo, lalo na si Sister Fen, nag-order ng 10 books. Praise God. Send mo sa akin yung isa. Kahit nandito ako sa China, kahit mahal, yung padala ay isend mo. Sabi ko, yes, sure. At yung iba ay pamigay na sa mga kapatid. Baka kayo, mga kapatid, nag-aaral tayo ng propesiyang ito. Hindi niyo pa po nababasa itong ginagamit nating artikulo. Baka gusto nating mamigay pero personally hindi pa rin natin pala nababasa ito. It is a challenge for us. Pakiusap naman, mga kapatid ko,
Hawak na natin yung mga ebidensya. Pag-aralan na lang natin upang mapatunayan natin binigyan tayo ng liwanag ng ating dakilang Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid ko, basahin natin upang ito ba ay nakaugnay at konektado sa ating pananampalataya upang lalo tayong tumibay. Ito yung dapat nating pagbasihan. Baka po amen tayo ng amen, pero personally wala tayong panahon na mabasa totoo ba yung sinabi nila. Nakinig na lang tayo. Alalahanin niyo po ang sinasabi ng banal na kasulatan, lalo na po sa Apokalipsis Kapitulo 1, Talatang 3. Mapapalad yung bumabasa, nakikinig, at tumutupad. Nandoon yung tatlong ingredient ng mapapalad, mga kapatid. Bumabasa, huwag lang kayong makinig sa amin. Basahin nyo rin, pag-aralan nyo rin. And you will personally, mga kapatid, na makikita ninyo, masasaksihan nyo, wow, totoo pala. And then connect it into the Bible, dahil the lesser light will encourage us para basahin natin yung greater light ng banal na kasulatan para lalo tayong mabless. Ito yung hamon sa bawat isa sa atin. Balik sa ipat niya. Okay, maraming salamat, Pastor. Okay, now, tuloy po tayo matigo. Thank you so much for that very clear announcement and encouragement sa ating pong mga kapatid. Join us in our church, okay? Saan ka man conference matigo? Sa buong Pilipinas. Okay, if you are Mindanao, ano mang conference ka, ano sakop po ng union, join with the church to give this books matigo. Okay, The Great Controversy, okay, at Hope Impact, o may ano pong mga aklat tayo matigo, join with the church to give these wonderful books as a gift of eternal life sa ating mga kababayan, mga kapatid ko. Not only here in the Philippines, matigo, yan po yung sabay-sabay matigo, no? I don't know, yung sabay-sabay, Pastor, no? Yung ibang bansa din po ay nakalain po din sa October 14. Dahil program po ito ng General Conference, kaya po buong mundo po siya. Talagang na may mga Adventist ay ipropopes at ipamimigay po natin in a very low price yung atin pong Great Controversy. Napakahalaga. It's about time na ipanregalo natin ito, mga kapatid. Pero make sure na nabasa natin. Alam niyo, pag nabasa at nais niyong maligtas din yung iba nating mga kapatid, you are experiencing the blessing. Ikaw mismo ay nakaka-assure ka doon sa binigay na kaligtasan ng ating Diyos habang binabahagi mo ito sa iba. Magkaroon man kayo ng interaksyon, pag nagkita kayo, kapatid, kaibigan, ang ganda ng book na binigay mo. Ay masakit pag nagkita kayo, ang ganda ng book na ano mo, doon lalo na doon sa ano. Eh tayo nakanganga kasi hindi natin binasa pala ng ating kaibigan na binagbigyan natin. Nakakahiya po tayo, mga kapatid. Pag ganon ang sistema ang gagawin natin. Pero kapag binasa natin at binasa na din nila, sa moment na magkita kayo, yung interaction napakasarap dahil ang pag-uusapan ninyo ay makalangit na usapan at paghahanda para sa pagbabalik ng ating Panginoon. Okay, amen. Amen. Thank you, Pastor. Okay, now, this is Kimotiko. Okay, lakihan uli natin. Okay. Red words. Okay, Pope Francis also said, the Vatican's recent accession to the Paris Agreement was approved. Kailan nito matigo? July 13, 2022. Sinulat. Last year. Yung kanyang accession po ay approved. So, ibig sabihin, kung ating tinamad, balikan po natin, ang ibig sabihin po ng accession, okay, let us go back, matigo. Accession. Okay. Diyan po siya yung screen. Okay. Attainment. Power, monarchs or president, a king. Okay, bumabalik ng mga kapatid ko. Okay, that is mismo galing sa ilang website, mga kapatid ko. Okay, next, news on screen. Okay, bring researchers, policymakers, and faith leaders together. Unite for the sake of common good to save this planet Earth. Red words, religious, hindi lamang po yung mga policymakers, researchers. Faith leaders, okay, binanggit ulit dito mga kapatid ko, red words, religious, political, social, and cultural leaders, he said, must work together. There is a calling for unity for the sake of the common good to save this planet Earth. Okay, James A. Screen, Pope Francis read Hobart Hughes Benson's Lord of the World to Understand Me.
Okay, ano bang aklat na yun, Lord of the World? Okay, ibig sabihin natin ko, it's something like sinulat niyang bagay na yan. He mentioned that article referring also to himself. Okay, dito ba yung binabanggit natin ko, no? Why are two different popes telling us to read Lord of the World? The story of itself. Yes, Papa Sir. Dito ano, napakaganda. Gusto ko lang din ipakita sa inyo mas mapaunawa, mga kapatid. Pati yung cultural leader, sinama niya kasi humanitarian si Pope Francis eh. Makatao talaga siya eh. Ayaw niyang di ba? Ang ganda nung kanya. Kung titignan natin yung trajectory, ang ganda, pati yung cultural leader, hindi lang yung religious leader, hindi lang yung mga world leader, kung hindi pati yung cultural leader. Ito po yung mga native na ang iba ang kanilang pananaw sa mga relihiyon, mga kapatid at mga kaibigan ko, mga nitibong mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, kasama dahil makatao ang kaniyang pinupus for the common good ng buong mundo. Kaya po dito makikita ninyo kung ano talaga yung kaniyang target, kung ano talaga yung kaniyang nais, mga kapatid at mga kaibigan. Ang linaw, mga kapatid, ang sarap pag-aralan nito. Kaya dapat habang inihimay natin ito, na-excite kayo at nagkakaroon kayo ng kaisipan na, wow, ito na pala talaga. Ito pala talaga yung matinding dapat nating harapin. Kaya kung nakanda kayong humarap, mga kapatid, ay huwag niyo pong tatalikuran itong pag-aaral natin. Mas mauunawaan natin ito kapag tinapos niyo po ang ating pag-aaral. Balik sa iyo. Thank you, Professor. Okay, next, we'll take the Jesus Christ. Ano po? Laki natin. Okay, bakit binabanggit niya Lord of the World? Ay, ibig sabihin, matig ko, alam ninyo yan. Okay, because he also expressed himself as Lord of the World. At sino po yung opposition sa mga bagay na yan? The only ones who remain in opposition are the few members of a remnant church. Sino kaya yung remnant church, matig ko? I am, of course, the Seventh-day Adventist. Okay, we are the only consistent Protestant in these last days because of Sabbath worship. Okay, yung pong ang ibig sabihin natin ko. We're the only ones who remain in a position. At ngayon po ay unti-unti na po at hindi na po unti. Buwang balik na po sa Roman Church. Okay, just a screen. And the one credible alternative to it, namely the Catholic Church. Okay, diyan po mga kapatid, ano po? Ayan, sige, huwag natin patagalin matiko. Next, mga kapatid, this is screen. You can read matin, the review pa ninyo yun. Pope Francis wants to be president of the world. Yan po, 2016. Okay, Pope Francis showed Thursday that he is running to become president of the planet. The first pope from the Americas arrived in the United States just as its next presidential contest takes center stage and he plunged right in to the debate hitting on climate change. Okay, sabi po ni John Henry Weston, Pope Francis is the chaplain of the New World Order. Oh. Next, mga kapatid ko, see screen, why Catholics should divest from plastic in their clothes? Okay, we are not called to dominate the earth and use its resources at will. We are to revere and respect the earth and its balanced web of life as holy, much as we're called to keep the Sabbath holy. Indeed, Pope Francis' papal encyclical Laudato Si on care of our common home names the climate change as common good. Nabanggit po dyan matig ko the Sabbath, which is according to them, it's Sunday. And we know, mga kapatid, no? Laudato Si number 237, it's about Sunday worship. Okay, dyan po sa screen. Laudato Si Movement Prayer Book. Yes, dyan po sa screen. Yan po, inyo po pwedeng i-download. At yan po, available po online. Sunday, the day of rest. Ayan. Okay, at alam po natin, the one will, inulit natin, the one will implement Sunday law because of calamities. At mahinto ang kalamidad kapag na patupad po ang Sunday observance na mayroong paghigpit. Okay, sabi dito, reducing emission to respond to climate change emergency. Okay, ito po ay article din po ng Roman Catholic Church. Official po yan. The Christian faith offers a particular contribution in this regard. The book of Genesis tells us that the Lord
So that all he had made was very good. Okay, mention matig ko dyan sa Genesis. Okay, next matig ko dyan sa screen. Okay, at binabanggit po dyan. Okay, God charged Adam to till and keep the garden. To till was to make the earth productive, while to keep this imperative of care also extends to the teaching about resting on the Sabbath. Okay, at ituro din po ng Laudato Si is about ecological conversion. Ano po yung ecological conversion? Yes? Ecological conversion, yun po sa banda, sa ibang banda, baba, banda kung mga patid din yung screen. We must also celebrate rest. Malinaw po yan, mga patid ko. We must also celebrate rest, especially from buying and selling, by returning to a focus on keeping the Sabbath. That is ecological conversion. Na kung saan po ang ibig sabihin po niyan is about Sabbath rest, which is Sunday worship by law. Okay, this is another one. Okay? Commentary heading Pope Francis Eco Encyclical could pave way for Green New Deal. Red words. Okay, we must also celebrate rest, especially from buying and selling, by returning to a focus on keeping the Sabbath. As it did for St. Francis, Pope Francis argues that this kind of conversion can restore ecological equilibrium. Malinaw po ba, matid ko? Yes, malinaw na malinaw po. This means that religious institutions must work to help people cultivate a spiritual foundation that makes ecological conversion possible, to implement Sabbath rest, which is Sunday worship by law. Anyone who cares about the existential threat of global climate change should do all they can to support religious institutions in this work. Okay, red words, matig ko dyan sa screen. In this magisterial document, Francis rightly insists that the existence of laws and regulations would work to curb the behaviors producing climate change by themselves. So, hindi po yung sapat yung existence, laws, and regulation. So, ano po ibig sabihin po, Francis? Yes. It also should combine worship. Okay, just in screen. Pope Francis writing second part of Laudato Si Encyclical. Okay? Binabanggit po yan, red words. They are also promoting the right of professional secrecy. Okay, there is a secret that must be also be defended, that of confession. Oh, yung pagsulat po ng part 2 po ay secret. Secrecy. Hindi po lahat ni-reveal, matig ko. Those who with a knowledge of the truth from the scriptures. Okay, binabanggit po ng Christ in his sanctuary. Had also the spirit and grace of God, and who, in the night of their bitter trial, had patiently waited, searching the Bible for clearer light. Yan po ating ginagawa, matig ko. We are searching, we are studying the spirit of prophecy, the Bible, the Daniel Revelation, for us to have a clearer light and understanding kung ano po nangyari sa ating pong sanlibutan sa panahon nito. Yes, matig ko sa gabi ito sa ating pag-aral. There is a second wise character na mention po sa aklat po ng Biblia. Na tayo po ay naghihintay sa muling paparito ng ating Panginoon. And this is the heart of our study sa gabing ito, matid ko. The class represented by the foolish virgins are not hypocrites. They have a regard for the truth. Hindi po sila hypocrite, matid ko. Yung mga foolish virgins. Why? Because they have regarded for the truth. They have advocated the truth. Minahal nila, tinanggap nila ang katotohanan. They are attracted to those who believe the truth, but they have not yielded themselves to the Holy Spirit's working. Bagamat tinanggap nila, pininiwalaan nila yung katotohanan, nireceive nila yung present truth. Nireceive nila yung message about the second coming of Jesus Christ. Pero mga kapatid ko, ang problema, hindi po sila nag-yield. Hindi nila isinuko ang kanilang sarili sa banal na Espiritu. They have not fallen upon the rock, Christ Jesus,
and permitted their old nature to be broken up. The class are represented also by the stony ground hearers. Ito po yung mga foolish virgins ay nirepresenta din po sa isa pong pag-asik ng binhi. Ng bindi nito, yung salita ng Panginoon, yung ebanghelyo ng ating Panginoon, ay isa pong bagay na ito po yung binhi nito dumapo po doon sa isang mabatong daanan o lugar. At dumating ang pagsubok, matig ko, dumating yung temptation ng world nito, yung grandeur ng world nito, yung amusement ng world nito, natangay po sila, mga batid ko. They receive the world with readiness. Okay? Tinanggap nila yung paghahanda. Tayo po, mga batid ko. Ito po ay tumutukoy sa Seventh-day Adventist. Na kung saan po ay tinanggap natin, we baptize because we believe about the second coming of Jesus Christ. Subalit, meron sa atin hanay, but they feel of assimilating its principles. Hindi po na-apply, na-failure po ang pag-apply po ng principle po ng doktrina o aral ng ating Panginoon yung Banghelyo sa ating kaisipan, sa ating pong paglalakbay sa ibaba ng lupang ito. Its influence is not abiding. Hindi po sumasang-ayon, hindi po tayo po ay naroon sa isa pong mga buhay Kristiyano na yung katuan o yung karak ng Kristo ay nasa ating mga tigko. The Spirit works upon man's heart. Gumagawa po ang Espiritu ng Panginoon sa ating puso according to His desire and consent implanting in Him a new creature, a new nature, a new creature. But the class, okay, subalit mga tigko, yun po dapat ang maging response. Kapag tinanggap natin ang Ebanghelyo, yung present truth, nagbubunga ito at nakita sa ating buhay. Subalit, ang mga foolish virgins, ang kanila pong representation ay sila po ay nakontento sa kanila pong status na pamuhay at spiritual na buhay at sila po ay gumagalaw sa isa pong superficial na pananampalataya. Mababaw na relasyon sa ating Panginoon, mababaw na pananampalataya. They do not know God, hindi alam nila ang Diyos na mayroong pangako sa lahat ng ating pong ginagalaw sa mundong ito. At kinakalimutan natin yung pangako ng Panginoon at kanyang payo sa atin, mga kapatid ko, in relation to preparation for the second coming of Jesus Christ. Dumating yung amusement, dumating yung baga po ay opportunity ng abundance na agaw po tayo matig ko ng abundance nito na hindi na po tayo nagkaroon ng panahon sa pagbabasa ng Biblia, hindi na po tayo nagbabasa po ng Spirit of Prophecy, hindi na po tayo nagbabasa po ng o nagbibigyan ng panahon pagbasa po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. We just read some portion and be content sa mga bagay na yan. Remember, think of, this is the heart of our study this evening. They have not studied this character. Hindi natin pinag-aralan po yung karakter ni Kristo. They have not held communion with Him. Therefore, they do not know how to trust, how to look, and live. Hindi natin natutunan kung paano po tayo magtiwala. Tumingin kay Kristo at mamuhay ayon sa layunin na nais si Kristo sa ating buhay. Their service to God degenerates into a form. They come unto thee as the people cometh, and they sit before thee as my people, and they hear thy words, but they will not do them. Ayaw nila po gawin, mga patid ko, itong foolish virgins. Ayaw nila sundin yung payo ng ating Panginoon. Yung alintunin ng Panginoon, yung kanyang parable, hindi natin na-apply sa ating buhay. For with their mouth, they show much love, but their heart goeth after their covetousness. Sa pag-ibig ating pong puso, sa ating mga bibig, pero hindi nakikita sa ating gawa, mga tigko, yung love na yun.
paano ba naman ito makita yung realidad sa mababaw po ng papaliwanag? Mga kapatid ko, nakikita mga bagay ito sa ating pong araw-araw na buhay at sa araw po ng Sabat. Kapatid, saan po tayo sa araw ng Sabat? Marahil matig ko, ikaw ay nakikinig sa gabing ito. Hindi po accidentally na kayo po ay nagtunghay sa programang ito. Kamusta po ang ating pamilya, matig ko? Kamusta po ang ating mga anak? Kamusta po ang ating mga pinsan? Kamusta po ang ating mga magulang? Tayo ba ay sama-sama pa rin nagsamba sa Panginoon? Ulitin mga kapatid ko, binabanggit natin minsan. Minsan tayo po ay sasabihin natin, Brother Myton, ako naman po ay nag-aral ng lesson paggabi at ako naman po ay nag-devotional na umaga. Nakikinig ako sa maraming programa at ako ay na-bless. Pero ang tanong mga kapatid ko, kamusta po ang ating mahal sa buhay? Nakikinig din po si ba sila o nawala na po ang ating family altar sa ating tahanan? Baka tayo po lamang po ay blessed sa salita ng Panginoon, pero nakalimutan natin yung ating mga anak. Habang tayo nakinig, sila naman po ay naglalaro po ng cellphone. Sila naman po ay busy sa ano pong ginagawa. In these last days, matig ka. Bilang tayo po ay watchman ng ating family. Bilang tayo po ay mga wise virgins. It is now high time to call our attention to our family, including our children, na tayo po ay magbigay ng panahon upang kikilanin natin ang Panginoong Diyos. Kikilanin natin ang ating Panginoong Kristo to reflect His character into our lives. Na hindi po tayo maging katulad po ng foolish virgins, na tangay po ng amusement, na tangay po ng grandeur, na tangay po ng opportunity sa mundo nito, matig ko, at nakalimutan na po natin yung eternal destiny na inilaan ni Kristo para sa atin. Kaya po, noong tayo po ay nasa Mindoro, ating pong ni-request sa ating mga kapatid, nabasa na po ba ninyo kung gaano kagandang langit? Ako po ay nagulat na iilan lang po na magbasa po ng Spirit of Prophecy regarding with the new heaven, new earth. Sabi ko sa nila mga kapatid ko, mga kapatid, basahin po ninyo, there is a great controversy. The story of redemption. Mayroon pong heaven na aklat si Miss White. Mayroon pong Maranatha na devotional. Available na ngayon, mga kapatid ko, yung sulat ni Miss White na siya po'y binigyan ng Panginoon ng access upang tayo po'y bigyan po ng vision kung gaano kaganda po, mga kapatid ko, yung langit na yun. Mga kapatid ko, sa gabing ito, if we believe that the prophecy is unfolding and the prophecy is fulfilling our time, ito ng panahon, mga kapatid ko, that we need to go back and seriously question ourselves, I am prepared na harapin ang aking Panginoon kapag siya dumating. Kung dumating po ba ang panahon na ito, matig ko, nagkaroon ng close observation, I am ready to face Jesus. If we have some fear, if we have some mga alinlangan sa ating kaisipan, doubts with our relationship and assurance sa ating Panginoon, it is high time, matig ko, that we need to kneel down and ask, Lord, mamaya po sa ating dalangin, matig ko, idalangin tayo ng ating pong pastor, Evangelist Lemar, so regarding with our relationship with Jesus Christ,
na tayo po ay gisingin ng Panginoon upang tayo matigko ay maging handa sa lalapit na pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. If you have some prayer requests matigko, please write it down. YouTube channel or sa ating comment section dito po sa FB page. If you wanted matigko na meron kayong mga family to ask for prayer, write it down mga tigko habang kayo panikinig sa programa ito. While we are still reading remaining slides sa gabing ito mga patigko. And now let us continue. In the Book of Christ of the Lesson, page 406, paragraph 1. While they went to buy, ito po yung mga foolish virgins, the procession moved on. Sige po, bigyan ko naman ng panahon si Pastor Glenn. Yes po. Yes. Dito mga kapatid, ano, gusto ko kanina pa mag-open pero natapos ko nga. Ang sarap kasi makinig. Dito po sa ating pag-aaral nito, seryoso po kami mga kapatid. At hindi po emotion lamang ang ginagamit namin dito. Ayaw naming ipakita na may mga emotion na nararamdaman kami kung hindi. Gusto namin iparamdam sa inyo na seryoso po. Seryoso po ang larangan ng pag-aaral na ginagawa natin sa programang ito. Kaya po, kahit anong oras at panahon ay sinisikap nating madala ito ng may kaliwanagan kapag nag-gather na po yung data. Alam niyo mga kapatid at mga kaibigan, minsan nag-iisip din po kami kung gaano na ba kayo kahanda. Sa tuwing dumadalangin po kami sa gabi, ay tunay kayang yung mga mensaheng dinadala namin sa inyo ay nagiging kapakinabangan ba? Dahil madalas po minsan kapag dumadalaw kami sa mga churches natin, nakakaramdam kami ng kalungkutan. Kalungkutan na tila bagay hindi nakahanda ang ating iglesia. Katulad ng limang virgin mga kapatid at mga kaibigan ko. Limang naging pabaya at limang naging pantas, naging matalino. Sayang, kumpleto na po, nasa tamang aral na tayo. Sayang kung hindi pa natin ito paninindigan. Kung hindi pa natin ito ipapamuhay. Nasa totoo na po tayo eh. Nasa totoo na tayo mga kapatid kung atin lamang kung titingnan ito. Kaya po minsan itinatabi namin yung emosyon namin na malungkot kami pero kailangan ipagpatuloy. Kailangan ituloy kahit anumang emosyon yung nararamdaman namin kung minsan na kami malungkot dahil sa nakikita namin sa sitwasyon. Nakakaramdam din po kami ng galit dahil kung minsan na sa kabila ng ginagawa namin, binabatikos pa rin yung ating pangangaral na ginagawa at kung ano-anong binabansag na sinasabi sa atin. Yun yung mga emosyon na gusto kong ipakita sa inyo na hindi po namin binibigyan ng malaking pansin dahil seryoso yung pag-aaral na pinag-aaralan natin dito dahil hindi po siya pansamantala. It is about for eternal life, mga kapatid ko. Kaya ganun po yung dinadala nating mensahe. Gusto namin maging matalino ang bawat isa sa atin. Gusto namin dahil yun din ang gusto mismo ng ating Panginoon. Kaya dinidetalye po natin ang bawat mga bagay na ito. Nasa atin na po ang problema, mga kapatid, kapag hindi natin nakukuha yung nais dalhin sa atin ng ating Panginoon dahil detalyado ang lahat ng mga bagay. Pagka minsan, maaaring natatapakan yung atin pong pinanghahawakan. Maaaring posisyon, possession, or profession. Mga kapatid at mga kaibigan ko, isang tabi natin yan. Dito po, wala pong batayan o pamantayan, architect ka man, pastor ka man, doktor ka man, teacher ka man, o anuman ang iyong kalagayan. Ang pamantayan ng ating Panginoon ay ang level ng pananampalatayang pagkakilala natin sa Kanya kung nakahanda ka ba o hindi. Ito yung ginagamit nating artikulo upang mas mamulat tayo sa katotohanan. Pero hanggat mga kapatid, hindi pa totaling nagkakaroon ng conversion sa ating buhay by lead of the Holy Spirit, hindi po titigil ang programang ito. Dahil naghihintay po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Pero ang gusto ng ating Panginoon at gusto din po namin habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon, makasama talaga tayo at nakahanda talaga tayo
katulad ng five virgins na merong sapat na liwanag na taglay sa kanilang lampara upang dumating man ang matinding kadiliman, mayroon pa rin liwanag na gagabay hanggang dumating ang ating Panginoon. Kaya pakiusap po mga kapatid at mga kaibigan na kung minsan man nakikita ninyong may emosyon kaming ginagamit, pero madalas isinantatabi po namin ito upang madala ng malinaw ang ating mga mensahe. Dahil hindi po pwedeng emosyon ang gamitin namin, kailangan ay puso, yung buong puso ng paglilingkod na pagdadala ng mensahe upang sabay-sabay po tayo, walang maiiwan pagbalik ng ating Panginoon. Sama-sama tayong sasalibong na merong sapat na liwanag na hindi na kailangan na bigyan mo ko nito, bigyan mo ko nito. No, dahil tayo mismo, taglay natin ang liwanag ng katotohanan, mga kapatid. Tuloy, partner. Okay, thank you, Pastor. Okay. Maraming salamat. Okay, mga kapatid, ganito po. While they went to buy, okay, umalis yung ano, yung mga foolish virgins upang bumili ng langis and left them behind. Iniwan nila po yung mga ano, yung wise virgins. The five with lighted lamps joined the throngs. Yung mga five po ng mga lighted lamps, yung mga wise virgins, sila po ay nag-join po dun sa throng. Ibig sabihin yung grupo. At sila po masok doon sa house. At sila po ay sumabay doon sa bridal train. At habang sila matigo ay nag-join, the door was shut. Mga kapatid, sa ating pong buhay, panapataya, in these last days, huwag nating hantahin mga tigko na yung pagkaroon ng pagbabago ay mangyari na huli ng lahat. Remember in the book of Matthew 5, these 10 virgins, lahat po yun nakatulog. Lahat po tayo matigko sa ating buhay minsan. Nakatulog po tayo sa paghintay sa Panginoon. Naaliw tayo sa mundong mga bagay na inaaliw tayo, mga patid ko. Lahat po tayo nakaranas ng pagkalimot sa pangako ng Panginoon. Subalit, mga patid ko, pinapayo sa atin na kailangan po natin i-trim yung light na meron tayo. And later on, you will see how to trim our lights, keep on burning. May awit po yan, mga tigko. Now, when the foolish virgins reached the banqueting hall, nang sila po ay sa point na they already have the realization, in realization na they feel na ito ng panahon ng pagbabago, they receive an expected denial. Remember the book of Hebrews chapter 12 about the brother of the Jacob, si Esau. Na kahit na po pinagpalit ang kanyang firstborn right sa isang pinggang pagkain, na-realize niya na mali ang kanyang ginawa at gusto niyang bawiin yung kanyang birthright, ay hindi na po pwedeng ibalik. In a moment sa ating buhay, mga kapatid ko, kami pong The Written Truth Ministry, we would like to give you the fresh bread from heaven na ito dapat ngayon, mga kapatid ko, ang gagawin natin. Ready, ready. Check our garment. I'm still wearing white clothes of righteousness of Jesus Christ. Ako ba ngayon ay ready na pagdating pa noon? If I am not ready, ako'y natakot, Lord. Here am I again. Panginoon, tulungan mo ako na malis ang takot nito. Because the book of 1 John chapter 4 verse 18, ang pag-ibig ay umaalis sa takot.
The master of the feast declared, I know you not. Remember the book of Matthew chapter 7. Lord, Panginoon, pinapagaling ko ang maraming may sakit. Nangangaral ako. Nagbibigay ako ng Bible study. Nagbibigay ako ng tulong sa kapwa. Ang sabi ng Panginoon, I know you not. They were left standing without in the empty street in the blackness of the night. Why matig ko? Dahil hindi po nakita ang pag-ibig ni Kristo sa ating buhay. Remember the first chapter of Corinthians chapter 13 na binabanggit ko, matig ko, I know everything. Okay, mga patid. Yes po, isama po natin, sister. Pastor, no? Ang request po ni Sister Jean. Yung kanya, pero ang husband ko, Sherwin Joseph Magno, na magkaroon na po siya ng work. Salamat po. Yes, matig ko. Na kung sa matig ko, ay makita natin dito, nakalimutan ko din ang aking mabasahin. Okay, so Mrs. I know you not, mga atid ko. Sabi pa, you know, hindi kita kilala. Okay, 1 Corinthians 13, mga atid ko. Yes, thank you, Holy Spirit, for reminding me about 1 Corinthians chapter 13. Talagang bait ng Panginoon. Okay, now, 1 Corinthians chapter 13, mga atid ko. Ito po ang sabi po ng Biblia. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ang ng manghel na dapat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong panabataya na dapat mapalipat ko ang mga bundok na dapat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Kahit mga patid ko, alam natin yung signs of the times. Kahit alam po natin, nangaral po tayo ng present truth, mga tig ko. Hindi po kami exempted sa mga bagay ito. Lahat po tayo, matig ko, ay tinatawag ng ating Panginoon. Lahat po tayo ay virgins sa harapan ng Diyos. But there are foolish and wise virgins na kung saan binibigay sa atin ang liwanag ng itong mga patid ko, remember the righteousness of Jesus Christ. Hindi po sapat na sabihin natin, Brother Maito, nag-donate ako sa church. Ako ang nagpagawa ng upuan sa church. Ako ang nagpagawa ng pintuan sa church. It is not guarantee. It is by righteousness of Christ, alam matig ko, na tayo po ay mayroong assurance sa Kanya. Next, matig ko, ito po ay maging mas malinaw sa gabing ito, mga imahal ko. Okay? Tanggalin po natin yung bandang ibaba, mga tig ko. Please screenshot, mga tig ko. Please screenshot. The five foolish virgins represent the careless, indolent, self-satisfied professor of religion. Ito po yung mga five foolish virgins, mga tig ko. They're careless. Hindi po mapapanuri, mga tig ko. Ito po ang halimbawa ng careless. Meron tayong sasakyan. Nasabi natin, ay bago itong sasakyan ko. Nilinis ko ito. Na-car wash ko ito. Nalagyan ko ng langis. Pero hindi natin i-check ang kabuuan ng sasakyan kung okay. We're careless. Dumating point sa ating paglalakbay na hindi natin na-check lahat ng point ng ating sasakyan na wala ang ating preno. That is careless. Hindi natin i-check yung ating puso kung talagang pneumatic o sa para sa Panginoon. Indolent tayo. Self-satisfied po tayo, matig ko, sa meron po tayong natutunan ngayon. Sabi natin, Brother Maito, alam ko na yung wise virgins. Matagal ko nang alam yan. Ay, alam ko na, Brother Maito, yung Pastor Glenn, yung Sabat. Alam ko na yan. You are satisfied. We are satisfied. And we consider ourselves as professor of religion. Alam na alam natin mga bagay na, matig ko. We are careless sa ating pampantaya. They have a calm expectation of entering heaven sometime, yet they have not purified their souls by obeying the truth. We have calm expectation. Alam mo, matid, no, mayroon ko pong nakita at I hope ay makita ko ngayon na binahagi ito at pangitin ko pangalan, matid, no, na nakita ko at nag-share sa atin at napaganda ito, Pastor, na gusto ko pong i-share sa gabing ito.
at na-screen siya ng lingkod na tigo. Kaya ganda mga tigo kanyang, kanyang sinabi. Yung salita pong okay lang yan. Okay, at yun po ang aking isi-release sa gabing ito, matid ko. Aking bumasahin po sa inyo po sa gabing ito. Ito po yung sinulat po ni Brother Ariel Kulungan. Kung ikaw mga tigo ay, kung sino mo kilala po, kinala po kay Brother Ariel Kulungan, ay paki-extend po ng aking greeting sa kanya. Maraming salamat po sa kanyang sinulat na ito. Okay, kung sino po nakilala po, ulitin ko po kay Brother Ariel Kulungan. Ito po sabi ni Brother Ariel Kulungan. Gusto lang ng Panginoon mag-focus ang bawat isa sa paglilingkod. Okay, sige po, ilabasin mo ng aking pong mukha, matig ko. Okay, Jesus, ito matig yung sabi niya. Gusto pong relay sa inyo. Gusto lang ng Panginoon mag-focus ang bawat isa sa paglilingkod. Ngayon, kasi yung mga temptation na simply lang ay nagiging okay lang. Ulitin ko matig ko, ang ganda sinabi niya. Ngayon, kasi yung mga temptation na simple lang ay nagiging okay lang. Kasi nga, as professional, may kasabihan silang okay lang basta hindi nasasagasaan ang faith. Okay lang basta hindi nawawala sa paglingkod. Yung salitang okay lang ay nagiging malala sa huli. So gusto lang ng Panginoon na mag-focus ka sa paglingkod, kapatid. Gaya ni Kristo. If magulo sa inyo, balik tanaw lang kay Kristo kung paano niya na pagtagumpayan ang lupa. Tumpak lagi ang Biblia. Nasusulat na kahit ang manghirang ay madadala ng kaaway sa huling mga araw. At dahil po yan sa mga reason na okay lang yan, okay lang ito, okay lang yun, hanggang sa mawala ka na sa focus kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa buhay natin bilang Kristiyano, matid ko, minsan sabihin natin, okay lang yan yung music. Pastor, ano? Okay lang yung music na yan. Okay lang yan kasi masaya eh. Okay lang tayo magkaroon ng natawag natin na caroling. Kasi nakaka-enjoy. Marami tayong friends. Okay lang yan. Tayo po ay, ano, minsan po ay lalabas pag Sabat, muntang mall. Okay lang yan. At least masaya tayo. Ganyan mga kapatid ko, nangyayari ngayon. Okay lang yan. Naintindihan ng Panginoon yan. Minsan sa ating buhay, kapag dumating yung crisis sa ating buhay, nakilala po ang karakter natin, mga tig ko. Sasabihin natin, okay lang yan kasi gutom kasi magugutom ang anak mo. Pag nagutom ang anak mo, sisihin ka ng anak mo, kaya okay lang magtrabaho ka ng Sabado. Minsan lang naman yun, okay lang yan, maintindihan ng Panginoon, lahat ng bagay na okay, mga tig ko, nauwi po yan sa malalang kalagay natin na relasyon sa Diyos. They understand the theory of truth. Alam po nila, matay ko, alam po natin yung teorya ng katotohanan. Pero wala pong matibay na koneksyon sa ating Diyos. They trust the feeling. Okay lang yan. Okay lang magdamit ng ganito. Okay lang kita ang likod. Okay lang yung slit, mahaba. Okay lang yan, kay uso na ngayon. Yan ang uso eh. Yung music sa church, kahit drums, okay lang yan kasi, alam mo mga kapatid, yung drums na music, yan kasi yung naka-attract ng kabataan. Yung makabataan na hindi nagsisimba, na-attract natin, eventually matig ko, nawawala na po yung tunay na relasyon sa Diyos. Dahil okay lang, ayos lang yan. And neglect to search the scriptures. Hindi na po natin. We just base our faith sa ating pong feelings. Hindi na po nag-base, matid ko, kung ano po ang sinasabi po ng Biblia. Sasabihin ng iba, masyado ka namang, ano, masyado ka namang Pastor Glenn, Brother Myton, maka-Biblia. Baka lagpas ka ng langit yan. Baka lilipad ka na at bigla ka ng puntang langit, mga kapatid, ang sabi nila. Ay, masyado ka namang maka LNG White. Puro ka nalang LNG White. Masyado ka naman. Okay lang yan. They trust to feeling. They neglect to search what does the Lord
says. They are satisfied to walk in the sparks of their own kindling. Nasatisfy po sila sa paglakad po ng sariling nila pong pagkaunawa. Okay lang yan kasi ang Panginoon ay maunawain in that small decision making. We are compromised our faith in God. Hindi natin na-practice yung ating pantaya sa Panginoon. We are all exhorted to be diligent. Dapat po tayo matigko ay mag-exhort ng ating lakas at masusing pag-aral ng salita ng Diyos upang ating ang pagtawag sa atin ay magiging sigurado matigko sa ating Panginoon. The five foolish virgins. But I am greatly troubled, fearing yes, knowing that there are many who profess the truth. Marami po ang nagpapahayag ng katotohanan. Who are not testing their lives and characters by God's great moral standard of righteousness. Marami po sa atin, hani matigo. We are professing the truth. Marami po, katulad sa debate forum, they profess the truth about the Sabbath, but the character of Christ hindi po nakita sa atin the way how we treat others, the way how we treat our opponent, nakikita po yung sarili natin at hindi po nakita yung character ng Diyos. Paano po tayo mag-treat sa ating family? Sa ating mga anak? Sa ating asawa? Sa ating mga magulang? Are we expressing the character of Christ sa ating buhay? Na yung ating mga sa buhay matig ko makita si Kristo sa ating panalita, sa ating mga ginagawa. They are cherishing hidden sins. Che-cherish natin matig ko yung ating kasalanan ginawa na hindi po nakita ng ibang tao. They know that they are not pure. Alam po natin na hindi tayo po ay malinis, without spot. Hindi natin inahanap ng taimtim ng Diyos. They may cleanse themselves. Kung hinahanap lamang natin sana ng mataimtim ang Diyos natin pinaglingkuran. God will cleanse us from all our sins, our unrighteousness, yung ating doubt, yung ating kakulangan sa pamatayan, perfecting holiness in the sight of God. Yes, matigod sa gabing ito. This is the heart of our study. The first part is about the present truth, kung ano nangyayari sa mundong ito. To see how soon Jesus is coming soon. And the heart of our study, how to prepare ourselves for the coming Messiah. Mga kapatid ko, kunting pagtiis na lang. Kunting pagtitiis na lang, matid ko. Kamusta pong ating lesson sa Diyos? Tayo po ba ay nariyan pa rin na nagsisikap, nananalig, nanabataya, na malapit na po dumating ating Panginoon? Kamusta po tayo, matid ko? Kamusta ka, kaibigan? Narito po ang inyong mahost sa gabing ito, na kung saan po ay magbigay po kami ng last message sa gabing ito for encouragement. At bigyan po natin ang panahon si Pastor Glenn. Pastor? Ang tanong lang naman ang partner ay, kapatid, okay ka pa ba? Kung okay lang yan, okay ka pa ba? So, mga kapatid at mga kaibigan ko, di tayo pwedeng bumase sa pamantayan natin. Ayon sa Roma 12, talatang 3, kailangan yung measure of standard ng ating Panginoon ang ating gagamitin. Yung pamantayan ng pananampalatayang binigay sa atin ng ating Diyos ang magiging pamantayan natin. Dahil kung titignan po natin, ang sabi po ng Kawikaan 14:12 at Kawikaan 16:25, merong daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo noon ay kapahamakan. Kapag ang sarili nating pamamaraan, kapag ang sarili nating pamantayan, kapag ang sarili nating panimbang, at kapag ang sarili nating panukat ang ating gagamitin, sa pong kapahamakan ang naghihintay sa ating buhay.
Pero kung ang pamantayan ng ating Panginoon, ang timbangan ng ating Diyos, ang sukatan ng ating dakilang Ama, ang ating gagamitin. At ang pamamaraan ng ating Panginoon, ang ating gagamitin. Mayroon po pasiguraduhan. Inamahal na mga kapatid at mga kaibigan ko, ngayong gabi ay muli nating napatunayan kung gaano kadakilang ating Diyos. Isang sapat na karunungan at ebidensya ng patunay sa atin pong kasalukuyang sitwasyon ang mga nangyayari. Ang mga ebidensyang ito ay hindi natin kailangan itago. Hindi natin pwedeng itago ang ating liwanag sa loob ng ating mga kabinet. Kailangan natin sa panahon ng kadiliman sa mga oras na ito, magningning tayo dahil noon pa man, pinansagan na tayo ng ating Panginoon na kanyang tinawagan at kanyang pinili at namatay siya para sa atin para tayo maging ilaw ng salibutan ito. Maging asin ng salbang magliwanag at magkaroon ng lasa ang buong mundo sa pamamagitan ng pamumuhay na tinuturo ng ating Panginoon. Tanungin po natin ang ating sarili. Okay pa ba ako? Okay pa ba kayong mga kapatid at mga kaibigan? Huwag sanang mangyari yung okay lang yan. Huwag sanang dumating sa punto na uunawaan naman ako ng Panginoon, naiintindihan naman ako ng Diyos. Mga kapatid at mga kaibigan ko, mahabang panahon na inuunawa at iniintindi tayo ng ating Diyos, dumating nawa sa punto tayo naman ang umunawa at umintindi sa ating Diyos dahil matagal na kanyang paghihintay para sa atin. Kung gaano po ang pamilyang ito ng The Written Truth kasabing na makitang mukhaan ng ating Panginoon, igit pa doon ang kasabikan ng ating Diyos na makasama tayo. Naghihintay po siya. Hihintay po siya upang magkapat tayo ng lubusan dahil ito ang kanyang pamantayan. Magandang gabi po mga kapatid at mga kaibigan. Nawa ang atin pong patuloy na paglago ay ating maranasan at lalo tigil ang patuloy na pagtatapat at paglilingkod ang atin pong magawa. Buong puso, buong lakas, ang buong pagkatao natin alang-alang sa ating Panginoon. Maraming salamat. Bago po manalangin po si Pastor Glenn, mga patid ko, mayroon pong basahin matid ko. No? At mahugutan po natin ng panapatay matid ko. In the book of Luke chapter 13, saklap po ng Lucas kapitulo 13, at mang talata po ay 23 at 24. At ito pong sabi, at may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, pansin niyo mga kapatid ko, bakit hindi sinagot ng Panginoon na yes or no? Ulitin ko po, mayroong isa po nagtanong. Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? Bakit hindi po sinagot ng Panginoon yes or no? Bakit kaya matid ko? Dahil nais ang Panginoon, marami ang maligtas. Kaya ang sagot ng Panginoon sa nagtanong nito, magpilit kayong magsipasok. Strive to enter in. Magpilit tayo magsipasok, mga kapatid ko, sa pintuang makipot. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga sisikap na pumasok at hindi mangyayari. Strive to enter in at the straight gate, for many I send to you will seek to enter in and shall not be able. Mga kapatid ko, sa gabing ito, si Kristo po ang pintuan ng ating kaligtasan. Si Kristo lamang at walang iba. Pastor, ipag-pray po natin. Ang request po ni Sister Jane Francisco Labiaga.
ang kanyang husband na si Brother Sherwin Joseph Magno na magkaroon po ng work. At meron din kanina po sa ating pong GC, meron pong request, isang kaibigan po ni Sister Mary. Sister Zane pala, Zane. Mga patid, no, ito po ang kanyang pa-request at isama din po ninyo sa inyong mga dalangin sa gabing ito, sa habang po mag-pray po ng ating buting pastor. Magandang gabi po mga kapatid sa pambataya. Ako po sana ay hingi ng panalangin para po sa bayaw ng kaibigan ko. Lumapit po siya sa akin na kung pwede raw ay hingi ko ng panalangin sa mga kapatiran ko sa panampalataya. Ang bayaw niya na si Jeffrey Hook. Isa po siyang Amerikano. Bigla po kasi nag-declare ang doktor na 6 months to live na lang ang bayaw niya. Sa kadahilanan po na biglang bumalik ang kanser niya. 6 months ago po kasi na-clear na siya sa prostate cancer after maoperahan. Pero nang umuwi raw po diyan sa Pilipinas after 6 months, bigla siya nagkasakit at na-confine. Humingi po ako ng panalangin niyo para po sa bayaw ng kaibigan ko. Salamat po na marami. At isa din, Pastor, yung pa-request ay si Pastor Rodelio Villas. Ulit yung Pastor, si Pastor Rogelio Villas. Siya po ay humingi ng panalangin sa kanyang shoulder injury upang pagalingin ng Panginoon, upang makabalik na po siya sa kanyang paglingkod sa kanya pong pinaglingkurang district diyan po sa may SCLC. Yan po, maraming salamat po sa inyong pagtiwala, matid ko. Tayo po ay tutungo na po sa dalangin at idalangin po tayo ni Pastor Glenn. Na mahal po namin Diyos, pangbanal, dakila, at makapangyarihan ka po. Una sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapaydal lang ng panalangin. Panalangin ng pagdakila sa iyo. Panalangin ng pasasalamat sa iyong pag-ibig, pangunawa, higit sa lahat, sa iyong pong habag, patuloy na pinagkakalusan. Maraming po salamat. Papailan lang din kami ng panalangin ng pagkilala ng aming mga kamangian. Isasalang sa aming buhay, Panginoon, sa nakaraan at sa kasalukuyan ay nagkasala kami sa iyo at sa aming hati. Sa aming pananalita, sa aming pong mga gawa, sa aming puso maging sa aming isipan, mga lihim, hayag na mga kasalanan na hindi katanggap-tanggap sa paghihirap ng aming Panginoon sa Kristo. Patawad po, Panginoon. Patawad sa mga kamalian ito. Patawad sa mga pagkakasalang ito. Na mahal na Diyos, nais po namin at kinikilala namin ang aming mga sarili di karapat-dapat. Ngunit, inayakap namin ang karapatan dahil sa kamatayan ng aming Panginoon sa Kristo. Dahil sa pag-ibig niyo sa amin na inyong binigay ang aming Panginoon ng kanyang buhay upang ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan ay matamasan namin. Nais po namin itong angkinin, Panginoon. Nais po namin ito kunyakapin. Maraming, maraming salamat. Papailan lang din kami ng panalangin ng aming mga kapatid na nais naming ilapit sa iyo, minamahal namin. Ang amin pong kapatid na si Sister Mary Jane Carido, Panginoon, na nais ng panalangin para sa kanyang pamilya at sa kanyang mga kapatid. Ganun din ang kanyang mga anak. Panginoon, po ay nag-aaral ng mga fundamental beliefs. Ang bawat mga pag-aaral na ito na kanyang binabahagi ay magsilbing liwanag nawa sa kanila upang sila po ay tumingin sa landas patungo sa iyong banal na harapan.
ang kanyang mga kapatid na naliligaw, Panginoon, at nanlalata ang pananampalataya. Akayin niyo po silang manumbalik sa pananambahan sa iyong namahal. Ganun din ang aming kapatid na ito, si Sister Mary Jane. Sa kanya pong pagtatrabaho sa ibang bansa, niyo po siyang alalayan, ingatan, Panginoon, sa kanyang pong buhay, sa kanyang kalakasan, sigal at espirituan. Lagay lang Diyos, amin din pong dalangin ang aming kapatid na Sister Ruth sa kanyang lubusang kagalingan. Ganun din po ang kanyang pagnanais na ilapit ang nalalapit na operasyon ng kanyang apo, Panginoon, na siya po ay ooperahan sa isang araw. Nawa maging matagumpay po ito at malampasan ng munting bata ang operasyon na ito, Panginoon, at ang kagalingan at ang mabilis na panunumbalik ng kalakasan ay kanyang maranasan. Ganon din po ang training ni Abednego na kanyang anak, Panginoon, sa Coast Guard. Nawa po ay matagumpay niya itong malampasan, kalakasan ng pangangatawan, ng kaisipan, ang igawad po nawa sa kanya, Panginoon, upang mapanagumpayan niya ito, hindi sa kanyang sariling lakas, kung hindi sa pamamagitan ng inyong tulong. Panginoon, namin din pong dalangin ang kailangan po ni Sister Jane Labiaga para sa kanyang asawa na si Brother Sherwin Magno. Panginoon, kung maaari, loobin niyo po nawa na magkaroon na ng trabaho ang aming kapatid na ito upang maging kaagapay ni Sister Jane sa kanya pong mga gampanin, lalo na po sa pananalapi, at magamit silang lubusang patuloy sa iyong gawain, Panginoon. Inyo po silang alalahanin. Dalangin din namin, minamahal na Diyos, ang amin pong kaibigan na si Jeffrey Hook. Panginoon, siya po ay nakakaranas ngayon ng karamdamang cancer. Siya po ay binigyan ng 6 na buwan ng kanyang mga doktor, ngunit ikaw ang aming dakilang doktor, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, at naniniwala po kami na kapag niloob ninyo ang kagalingan, hindi lamang 6 na buwan, hindi lamang 6 na taon, kung hindi walang hanggan buhay ang aming mararanasan. Alalahanin niyo po ang aming kaibigan na ito, na si Jeffrey Ho. Dalangin din po namin, minamahal na Diyos, ang aming mga kapatid na nagnanais na ang kanilang buong sambahayan ay makasama sa pananampalatayang ito. Si Sister Regina Flores Bernardino Abrahano, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan. Si Sister Jessie Sabakan, Panginoon, kasama ng kanyang buong sambahayan. Si Sister Adora Bilbar Northup, kasama ng kanyang asawa at buong sambahayan. Alalahanin niyo po sila, minamahal na Diyos. Ang amin pong mahal na Mami, Mami Nitz, Panginoon, ang kagalingan ay patuloy naming dalangin din sa iyo. Ganon din ang kanyang pagnanais para sa kanyang buong sambahayan, lalo na sa kanyang mga anak. Manumbalik nawa sila sa pananambahan, Panginoon. Kami po'y nagsusumami. Dakilang Diyos, sa akin din pong dalangin ang amin pong kamanggagawa na si Pastor Villas, ng kanyang nararanasan sa mga sandaling ito, sa injury sa kanya pong shoulder, nawa ang kanyang kagalingan na igawad niyo po sa kanya, Panginoon. Ang inyo po mapagpagaling na kamay ang igawad niyo po sa kanyang nararanasan upang manumbalik ang lakas nito, at patuloy naming makasama sa paglilingkod sa iyo sa lugar na kanya pong nasasakupan. Minamahal na Diyos, amin din pong dalangin ang amin pong kamanggagawa, ang buong sambahayan po ni Elder Noel Vincent Edar, ganun din ang kanilang hanap buhay. Panginoon, ninyo pong pagpalain at ingatan sila. Ganun din po ang aking kapatid, kamanggagawa at kaibigan, si Elder Myton, kasama ng kanyang buong sambahayan at mga mahal sa buhay. Ninyo pong patuloy ding ingatan, lalo na po, Panginoon, sa pangunguna niya sa programang ito, ng pagtatalakay ng mga mensahe ng kasalukuyang pangyayari na nauugnay para sa aming paghahanda sa nalalapit na pagbabalik ng aming Panginoon. Ang katalinuhan ng patuloy na igawad sa kanya. Dakilang Diyos,
salamat sa pananagumpay ng programang ito. Ngayon pa lamang ay ramdam na namin ang pananagumpay dahil ikaw ang tumutulong sa amin. Salamat Panginoon sa aming mga kapatid na patuloy at nagsusumikap kung nakikinig at sumusubaybay ng programang ito. Dakilang Diyos, isa po ang aming hangarin. Katulad ng hangarin ninyo na makasama namin kayo, Panginoon, na gusto nyo kaming makasama, ganun din po ang inahangad namin, gusto namin kayong makasama. Tulungan at turuan nyo po kami, minamahal na Diyos, sa tama, matuwid na pamamaraan at daan na amin pong tatahakin habang naghihintay kami sa pagbabalik ng aming Panginoon. Alam namin, Panginoon, sa sarili naming lakas at kakayanan, hindi namin ito kailanman magagawa at pananagumpayan. Ngunit sa iyong gabay, sa pagbuhos po ng uling ulan, ng banal na Espiritu sa amin, nakakasigurado kami na magagawa namin ang mga bagay na ito, na mayroong kasiyahan na tigit sa lahat, mayroong katapatan sa paglilingkod sa iyo habang kami naghihintay. Kaya Panginoon, amin pong patuloy na ipapakiusap at hindi kami mapapagod na ilapit sa iyo at hilingin po sa iyo na igawad niyo sa amin, ibuhos niyo na po sa amin ang uling ulan, Panginoon, upang magampanan namin ng karapat-dapat ang paglilingkod at paghihintay namin sa iyo. Dakilang Diyos, maaaring mayroon pa kaming mga panalangin na hindi nababanggit na nais ng aming mga kapatid. Ang aming mga puso ay narito. Dakilang Panginoon, makasalanan man itong aming buhay, naniniwala at nananampalataya kaming ikaw bilang aming Diyos na naglilinis sa amin, ay nakikinig at tumutugon ng mga hinaing ng aming mga puso na ayon sa iyong kalooban. Dakilang Diyos, hindi po namin kayo inuutusan. Kami lamang ay nakikiusap at umaasa ng iyong pandinig sa aming panalangin ay magiging samyo ito upang iyong tugunan na may pag-ibig. Panginoon, sa kahuli-hulihan, dalangin po namin ang gawain ang programang ito at ang mga krusadang gagampanin. Lalo na po ang nalalapit na krusada dito po sa Aritao, Nueva Vizcaya sa October 15, Panginoon. Tulungan niyo po ako at ang aang grupo na madala namin ang revival sa iyong iglesia. Ganon din ang paggawa ng patuloy na bahay, sambahan sa lugar na ito, Panginoon. Napakalaki pa ng pangangailangan. Nais po namin sa iyong kayamanan kami humiling upang matustusan ang mga pangangailangan po ng bahay dalanginan sa dahong ito. Napakarami ng uhaw at nagnanais na manumbalik, Panginoon, ngunit walang kanlungan, kasisilungan upang maging panambahan o bahay panambahan ng aming mga kapatid. Kaya po, dakilang Diyos, kami umaasa na sa pamamagitan ng iyong kadakilaan ng puso ng aming mga kapatid ay iyo pong kakatukin upang maging bukas ang kanilang pangalan na maging kasama namin sa gawain ito. Panginoon, maraming salamat. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po sa iyong pangunawa. Salamat po sa iyong abag at higit sa lahat. Salamat po, minamahal na Diyos, sa kasiguruhan na kayo po'y nakikinig sa amin. Higit sa lahat, tumutugon po kayo sa aming panalangin katulad ng iyong pangako sa amin. Ang pangako na tangi naming pinangahawakan na ikaw ang aming Diyos na dakila, na kapag kami nanalangin at sinampalatayanan ay pagkakalog mo ito at makakamit namin ito. Kaya nananampalataya po kami, Panginoon. Nananampalataya kami na iyo po kaming pinakinggan na at tinugunan na ng aming panalangin. Salamat po. Ang inyo pong masaganang bendisyon, ang patuloy naming panghawakan magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa matamis at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Ito po ang programa po ng The Written Truth Ministry, Gospel Commission 24. Again po, ang ating pong partner, Kapitulo, Versikulo, Tough 1. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At see you muli Matiko sa dating na linggo sa ating panibagong series. At inyong mga host sa gabing ito, walang iba kundi si Evangelist Glenn Marzo at inyong lingkod, Brother Mike Tumalajang, nagpapaalam. Maraming salamat po. God bless. At ingat po lagi Matiko. Jesus is coming soon. Get ready. Good night mga Patigang.